magandang araw sa ibang bansa. Diba? Kasi meron tayo dito, ano, labas ng Pilipinas, di ba? So anyway, yan. So konting pakilala lang ako. Name ko po, Bregan Dale Saji. Ito siya. Award ako dyan. So yan, diba? So Bregan Dale Saji. Bregs na lang po. Kilala ko sa Bregs. So, yun. Parang, ano, karamihan dito. Katulad niyo lang po ako dati. Simpleng, ano, manggagawa. And then, na-refer po ako sa ganitong industry. Then, ginawa ko po siya as, at yung sa umpisa po, part-time. Pero ngayon po, doing this business as my bread and butter. Diba? Full-time na, diba? Pero decision ko po yun. So, anyway, hindi naman po ako importante dito. Ang importante dito is kayo. So, lalo-lalo na sa mga first-timer, mga special guest natin. Kayo po yung special guest eh. Pero bago tayo mag-start ng kung ano man, so maganda mag-pray muna tayo para ma-bless po tayo ni Lord, di ba? So, para buong gabi natin is successful and sobrang blessed. Pero, gusto kasing start yung meeting ng blessings na manggagaling sa taong to. I hope pwede siya and libre siya ngayon. So, okay lang po ba mapagbigyan nyo kami ng opening prayer, Ma'am Lori? Yan. Okay. Iyo ko po natin ang ating mga ulo at damin natin ang presensya ng ating Panginoon, ng Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Yes, Lord Jesus, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin upang muli po kami magsama-sama sa aming Sunday gatherings, Panginoon. Muli, sa mga sandaling ito, Lord, humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng nagagawa naming mga pagkukulang at pagkakasala sa iyo. Patawarin niyo po kami, Lord, sa mga lumalabas sa aming bibig na hindi kaaya-aya sa iyong pandinig. Ganon din po, Panginoon, sa mga aming ginagawa na hindi kalugod-lugod sa iyong paningin. Minsan pa, Lord, hinihiling po namin, ibuhos niyo po, Panginoon, sa amin ang iyong banal na dugo mula sa aming ulo hanggang sa aming kalampakan upang lubusan kami maging malinis at maging karapat dapat sa aming paglapit sa iyo sa gabi ito. Yes, Lord Jesus, maraming salamat, Panginoon, sa kapatawarang iginawad mo sa bawat isa sa amin. Muli, Panginoon, sa mga sandaling ito, maraming salamat, Lord, sa lahat ng blessings mo sa bawat isa sa amin. Sa araw-araw na iyong pinagkaloob na binabiyaya sa amin. Ganun din po, Lord, minsan pa sa mga sandaling ito, hinihiling po namin ang patnubay ng iyong banal na Espiritu sa amin, gagawin namin sa gabing ito. Ganun din po, Lord, itinataas po namin sa iyo ang aming guest speaker, Panginoon, sa mga sandaling ito, Lord. Basbasan niyo po, Panginoon, ang kanyang mga labi upang lahat ng mamumutawi sa kanyang mga labi ay aming maisabuhay at maisagawa sa aming pagninegosyo ito. Ganon din po kami, Lord, lahat kaming mga makikinig sa gabing ito, Panginoon, saan man po kami naroroon sa mga sandaling ito. Basbasan niyo rin po, Panginoon, ang aming mga tenga upang lahat ng aming pakinggan, Panginoon, ay aming maisagawa. Ganon din po, Lord, lahat ng aming mga puso, Panginoon, hipuin mo po, Panginoon, nawa lahat ng aming mapakinggan ay aming maisa puso at maisa buhay sa aming pagginagawang negosyo. Yes, Lord Jesus, maraming salamat po muli. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming itinataas at idinadalangin sa pamamagitan ng matalang pangalan ni Jesucristo, ng bugtong na anak na aming Panginoon na tagapagligtas, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang ngayon. Father, Son, and Holy Spirit. Thank you, Lord. Amen, amen. Yan. Thank you, Lord. And then, thank you po kay Tita Lori. So, anyway, yon. So, game. So, bago tayo magsimula, gusto ko munang batin. Ulitin ko, batin ko lang po yung mga special guest natin, di ba? Sa mga importanteng tao sa atin ngayong gabi. Kasi, alam nyo po ba, excited ako ngayong gabi na to? Actually, dalawang araw lang naman ako excited sa Zoom natin eh. Ano yung dalawang araw na yon? Yung araw.
So everyday, everyday po ako. Pwede rin dalawang everyday. So yun. De, actually po, araw-araw excited ako sa Zoom natin. Kasi araw-araw po talaga yung sobrang daming kaalaman. And then sobrang dami. Actually, dito talaga namomold tayo as maging negosyante or maging business-minded, di ba? So yun, congratulations po sa lahat na nandito. And almost forgot ko, Merry, Merry Christmas po sa lahat, di ba? Since yan, lapit na, no? Ilang tulog na lang, di mo mamamalayan, Christmas na. Kaya every time, ang ganda nga ng laging music natin dito, remind talaga na papalapit na po ng papalapit yung, di ba, yung Christmas. Yung... So anyway, shout out ko muna po lahat ng nandito, mga importanteng tao. Unahin ko na po si Sir Mark, yung ating pong coach, Sir Mark Polmano. And then kay Tita Dolores, yan, yung kanina pong nag-opening prayer, sobrang ganda. And then kay Ma'am Angel Junicio, yan. And then kay Ma'am Jonna Makaraig, ayan, shoutout ko lang din si Ma'am Jonna, no? Magbi-business expansion na rin po siya, maybe tomorrow or this week. And then kay Miss Ann, hindi ako kakamali, Miss, to, si Miss Ann. So palagyan natin ng designated group para sa ano na si sponsor. And then kay Ma'am Dori Dimailig, yan. Sorry po kung nagkamali. Yan, palagyan din natin ng name kung saan sa designated group sa sponsor niya. And then kay Ma'am G Mejia. Yan, G Mejia, yan. Palagyan din natin ng group. Welcome din po. Ito, ngayon ko lang din siya. Welcome po, Ma'am G. Yan, ngayon ko lang din siya nabasa. Welcome po sa buong hits. And then kay Ma'am Gina Padere, at Universe yan, Universe. Wala, wait lang. Naglilipat-lipat yan ako. And then kay Ma'am GU, ay, si Ma'am Ann, God's Generals pala, no? Kay Sir Proylan Bernardo, and then sa Family Bernardo, yan. Good evening po, magandang gabi. And then kay Sir JR Bailon, and then kay Ma'am June, good evening. Ito, special mention lang po, si Sir Reggie. Reggie, and alam ko si Sir Reggie, kasama niya yung wife niya na kikinig or nanonood ngayon. And then, congrats po natin si Sir Reggie. Bukas po, magbi-business account siya. So, congratulations in advance, sir. Napakagandang decision ngayong Pasko, di ba? Kasi, regalo sa pamilya is lifetime assets, di ba? Hindi liabilities, so business. And then, kay Sir Nanding Pereira, yan, business account holder. Kay Sir Eric Barun, good evening po from Gold, Team Gold. And then kay Ma'am Mary Ann Vilo from Team Gold, good evening. Kay Ma'am Sonia, ayan, good evening din po. Alam ko, ibang bansa ito eh, sa Riyadh, tama kung di ba nagkakamali. So yan, it's a proof na talagang global tayo. Good evening, ay, magandang hapon yata sa kanila sa Riyadh ngayon. And then kay Ma'am Socorro, ayan, si Ma'am Socorro Cariaga, ayan, sa maganda dito sa grupo natin. Actually, wala naman talagang ano sa atin eh. Pangit eh. Di ba? Lahat pogit magaganda. And then kay Sir Alan Laid. Alan Laid, yan. So, friend naman siya ni Ma'am Jackie. Welcome, sir, sa buong hits. So, welcome. And then kay Ma'am Che from Hong Kong. Ayan. Since may Riyadh tayo, may Hong Kong, may Japan pa dito. Di ba? So, welcome po sa ibang bansa dyan. Then kay Ma'am Jackie Lulieno, kay Sir Romeo Ramal from LA, yan, LA, Lower Antipolo. And then si Ma'am, ito Saudi naman, from Saudi, si Ma'am Isha. Yan, so meron din tayong mga Middle East. And then ito si Ma'am Lorna Apitan, Riyadh din to, kung di ko kakamali, yan, from Kratos din yan, i-rename ko na lang. So yan yung mga abroad natin, sa mga OFW, salute po. Even busy sila sa work, nagagawa nilang mag-business, diba? And then kay Marce, yan, so palagyan natin ng designated group, diba? Tapos kay, yan, Universe, yan. Kay Sir Nestor Abestado from Universe, yan. So I think na-shoutout ko lahat, yan, so yun. Yan, welcome po sa lahat ng ating special guests, no? So yun, since alam ko excited kayo ngayong gabi, hindi lang ako kasi, ito nga po is gathering natin. Actually, mini sizzle to. Sa ibang grupo po, ano na to, kumbaga, sobrang executive meeting na tong ganito. Kasi meron nga po tayong special
guest speaker. I hope, I know, nakita mo rin po yung poster na grabe, no? So, mamaya naman, makikilala natin siya personal and then paano niya nagawa. Pero ito, bago natin siya mapakinggan, mas maganda po, naka-organize tayo, di ba? So, paano siya? Paano natin ma-organize yung Zoom natin? So, number one, yan, pwede tayong, ito, unahin ko ito, importante ito, pwede tayong mag-chat, di ba? Dito, pwede tayong, since meron tayong guest speaker, pwede natin siyang makipag-interact sa kanya para maramdaman niya na meron siyang ka-meeting or meron siyang kasama dito sa Zoom. So magparamdam tayo diyan, pwede tayong magparamdam diyan sa ano, pwede tayong magbigay ng ano, 'di ba? And then as much as possible, mas maganda po para as a respect din po sa pinaka-guest speaker natin is naka-open camera po tayo. Maganda po is yung nakikita niya tayo kasi since sa Zoom na lang po tayo nagkakausap and hindi na tayo nakikita-kita personal, eh di at least kahit po sa virtual, di ba, magkita-kita tayo, makita po namin yung mga gwapo't magaganda nyong mukha, di ba? So, wait lang. Okay lang ba? Smile ka nga muna. Smile, smile. Yan. So, sa lahat, yan. Kita ako naman po yung mga naka-off cam. So, as much as possible po kung kaya. Pero kung nasa trabaho po, sige, okay lang naman po yan, di ba? So, yan. And then, pwede po tayong kumuha ng notes and ballpen para po, I know, may makukuha ka pong tips dito. Kasi nga po, yung speaker natin, so sa successful, i-share niya po, no? I-share niya kung paano niya nagawa and then paano naging journey niya to become a successful, di ba? Young entrepreneur, di ba? Bata to, batang kumita ng malaki, di ba? Batang millionaire to. So, yan, pwede ka mag-notes. And then at the same time, I hope na why matapos po natin yung buong hits gathering natin ngayon, hits sizzle natin ngayon. Kasi alam niyo naman po, always pagdating pag si Sir Mark o si Coach Mark nga po is nagpapagathering, is lagi pong may good news sa dulo, di ba? Minsan, meron pa nga tayong spin the wheel, di ba? Pag nabunot ka, ibig ka. De, pag nabunot ka, minsan meron pang raffle na rep, di ba? Rep. Ayun, so as much as possible po, please matapos natin para for important announcement din po siya, 'di ba? And then ayun, ano pa ba? So yan, open ka. And then at the same time ito ah, feeling lang po kami, in lambing lang po saan na kami na sana po yung mic natin is naka-stay mute lang po para po hindi tayo makapag-create ng unnecessary noise. Kumbaga, minsan kasi maingay po yung paligid o yung background natin, 'di ba? Yung kunasan man tayo. Para po hindi natin ma-distract yung speaker and then yung mga nakikinig din and even tayo mismo personal, maganda po naka-stay mute lang tayo, 'di ba? So mamaya naman magkakaroon naman tayo siguro ng pagkakataon para mag-unmute. 'Yon. 'Yon, so siguro naibigay ko na rin. And pero kung excited na kayo dun sa speaker, hindi po ako yung karapat. May tamang tao or yung mas karapat dapat mag-intro sa kanya. Kasi yung taong mag-intro sa kanya, katulad niya rin po. Diba? So, syempre, intro ko rin po yung pinaka-coach natin. Diba? Napaka-bruti natin. Ayan. Nag-aalam na po. Ibig sabihin, magpo-post na po. So, yan. So, ayun, intro ko lang po yung pinaka-coach natin or pinaka-ama ng grupo natin. Dahilan kung bakit po tayo may napakagandang mga Zoom gatherings. Bakit po sobrang last ng hits, di ba? So, one of the car achiever. So, usapang kotse, kotses to, di ba? Nag-start ito sa kotse, ngayon din na ano, dahil ano na, sawala siya sa kotse, nag-SUV na siya, di ba? So, meron lang naman po siya ngayon na brand new Toyota Fortuner Black, di ba? So, sobrang grabe. And then at the same time, one of the millionaires club, isa na rin po siya sa batang milyonaryo doing this business, di ba? And bigyan ko yung info, ang background lang nito dati lang po siyang SM employee, di ba? So, yung nabanggit kong car achiever and then millionaires club, sino ba naman siya para ma-achieve yun, di ba? Sobrang hirap siguro kung sa labas lang, di ba? And then one of the international top earner, grabe, taas po ng ranking, di ba? And ayun, and isa po sa dahilan kung bakit
almost perfect yung Savior's power for system, 'di ba? So swerte po natin dahil siya po yung ating coach, 'di ba? So without further ado, i-welcome po natin siya virtual, may palakpakan lang diyan, 'di ba? So let's welcome Mr. Sir Mark Formano. Ayan. So maraming salamat po, Sir Bregan Dale Saje, sa iyong napakagandang pag-intro po para po sa akin. Grabe, no? Anyway, first, hello to the world. Hello po sa ating 29,000 participants na mga nandito na iba't ibang lugar. Okay, sa na Luzon, Visayas, Mindanao, at meron din po tayo nasa abroad. I hope na sana po nasa mabuti kayong kalagayan. And then, kayo po lahat ay mga nakakain na ng dinner. Yan. Isa na naman pong gabi na kung saan tayo ay may inspire, tayo ay matututo, kumbaga sa ating guest speaker. So, alam ko, nakita mo yung ating ano, yung ating poster, okay, ng ano, ng guest speaker natin. So, siguro habang tayo hinihintay natin siyang pumasok, ang kanyang background po ay former student or estudyante. Eh, dito po sa 30,000 participants po natin, lahat po tayo nanggaling as bilang estudyante, di ba? Di ba? So, ito po nakakatuwang part, at the young age, nakita niya na kaagad ang negosyo. Then, ano to, fresh graduate eh. Kung di ako nagkakamali, tourism ang kanyang course. Pero doing part of this business, okay? At the young very age, siya po ay one of the Millionaires Club. Siya din po ay one of the car achievers po ng buong company, and then consistent international top earner ng buong company rin po natin. Alam mo ba, nakakabaliw lang din dito sa tao na to, habang hinihintay ko lang po siya na pumasok. Last, nung nag-One Impossible po ang ating company, if I'm not mistaken, ang kanyang commission na cheque, kulang-kulang 1 million po ang kanya naging cheque. Just try to imagine na, kung ako nagkakamali, baka nasa 20 years old pa lang ata ito or 21 o siguro mas bata pa doon, pero just try to imagine kung kumita ka ng ganun at the teenager, 'di ba? Napakasarap pakinggan or napakasarap na ano, na feeling ba no kumita ka ng ganun, 'di ba? And then at the same time, sa akin lang po, tayo ay ano, makinig. And then hinihiling ko lang din po na tayo ay tapusin natin yung ating gathering. Kasi tama nga po yung sinabi po ni Sir Briggs, may mga good news po tayo pagdating po ng dulo. So ayan, nakikita ko na po yung ating guest speaker. Sabi ko nga po sa inyo kanina, actually yung ating pong guest speaker ay former estudyante. And then at the same time, actually po, maganda po ito. Oo, ito po ang queen ng 10XM. Oo, kumbaga isa po sa babaeng pinakamalakas kumita. Isa rin po sa mga babaeng pinakamalupit din po mag-build din po ng grupo. So, ang sa akin lang po, kung ikaw ay babae, kumaga ikaw ay ma-inspire sa maririnig mo ngayong gabi. And then, I highly recommended po na tapusin niyo po yung ating Zoom. Okay? At the same time, pakinggan mo yung kwento ni Ma'am Aya Sarmiento. So, ang sa akin lang, without further ado, kasi nakikita ko na rin po yung ating guest speaker. Andyan na rin po siya. So, guys, milyong-milyong palakpak para kay Ma'am Aya Sarmiento. Hello, Ma'am Aya. Hello po. Good evening sa grupo ng HITS. Magandang gabi sa inyong lahat. Yan. Grabe. Maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa amin. Grabe. Actually, truth be told, after siguro mga 2 years, upline mark, yes. First time ko mag-share ulit sa ibang group aside sa grupo ko. Wow. So sobrang excited talaga ako ngayong gabi. Medyo i-share ko na lang siguro mamaya kung bakit ganun yung nangyari. Pero, 'di ba, dahil first time kong mag-share ngayon
sa ibang group, lalo na sa grupo ni Upline Mark, okay, sa grupo ng HITS. Magandang gabi sa inyong lahat. Syempre, sobrang privilege po na makapag-share ako ng success story ko sa grupo ninyo. So, okay lang ba na ngayong gabi, diba, mas gusto ko na hindi ko sasayangin yung oras nyo. Yung tipong yung time nyo talaga dito, we would make the most out of it, na talagang sana pag natapos tong ating Zoom meeting ngayon, mayroon ka talagang mapupulot na magagamit mo talaga sa totoong buhay, na sana malaki yung matulong ko sa grupo ninyo, kasi sobrang excited talaga ako. So okay lang ba? Medyo open ko na yung PowerPoint ko para ma-check na natin kung gumagana siya. Yes, up. Ayan, ano ko na siya. Okay, so again, thank you for inviting me tonight. Magandang gabi, Upline Mark Polmano. So actually, medyo parang challenge sa akin to ngayong gabi, kasi it's been almost 2 years ata kung di ako nagkakamali na mag-share ako sa ibang group, kasi medyo nagdaan po ako sa matinding panahon na talagang sinubok talaga ako ni Lord ng sobra-sobra. Dumating ako sa matinding depression and anxiety for the past years. And talagang with God, di ba, nothing is impossible. I was able to overcome everything. And medyo isa to sa mga step forward ko. Kaya talagang gusto ko talaga ibibigay ko yung best ko ngayong gabi. Kasi talagang gusto ko pag meron akong ginawa, lalo-lalo na alam ko sa sarili ko na, alam mo yun, okay na ako, ready na ulit ako, willing na akong mag-share ng positivity, willing na akong mag-share ng good vibes at saka ng wisdom ko sa lahat ng tao, lalo-lalo na ang nag-invite po sa akin is yung pinaka-grand upline nyo, which is si Upline Mark Polmano. Isa siya talaga sa mga, naalala ko nung in-invite niya ako, one thing I just thought nung chinat niya ako is isa po siya sa mga top earner na nung dumating ako sa Top Earners Lounge, siya yung isa sa mga pinaka-smiling faces na talagang i-welcome ka. Ang sarap kaya sa pakiramdam pag yung upline mo, ano siya, para siyang bearer ng positivity at saka ng good vibes, na tipong alam mo na yung dala niya sa'yo talagang maganda. Yung pangarap niya para sa grupo ninyo at saka yung mga plano niya, alam mo maganda, kasi pag titignan mo pa lang siya, yung tipong alam mo na ay parang ang positive ng vibes ng taong to. So ang sarap-sarap humataw pag ganun yung upline mo. Gusto ko lang i-share sa inyo yun, kasi that's how I see your upline. And 'di ba, baka pagka na-share ko sa inyo, 'di ba, mas lalo n'yong makita na oo nga, no, ganun. Kasi minsan dahil ang tao sa sobrang hands-on sa atin, sa sobrang araw-araw mong kausap, may mga times na minsan, 'di ba, nung una parang okay pa sa iyo, pero parang magtumatagal, ang kulit naman ni Upline, lagi akong kinukulit huwato, lagi akong sinasabihan na gawin mo 'to, gawin mo 'yan, alam ko naman, 'di ba? Pero alam mo 'yun, yung tao na nagtuturo sa iyo na una, alam mo 'yun, gawin mo yung best mo dito, na gawin mo yung ganto, ito yung step para magawa mo 'yan. Yung mga tao na 'yun dapat nagpapasalamat ka na nagcha-chat sila sa iyo, na kinukulit ka nila, lalo-lalo na yung upline mo, kasi ibig sabihin nun, yung talagang desire nila na kumita ka, na hindi lang para sa amin. Alam mo yung mga uplines, hindi lang yan basta-basta na tipong gusto ko na mag-join ka para kumita ko sa'yo. Minsan pag nagiging close mo na talaga sila, hindi na yung sarili nila iniisip nila, eh lalo-lalo na pag alam nila yung kwento ng buhay mo. Ang mindset na ng mga yan, tulungan kang kumita, tulungan ka na ma-achieve yung financial success na lahat naman tayo, yun naman talaga yung gusto para nung time na pumasok tayo dito. Diba? So, again, magandang gabi sa inyo lahat. Ako po si Aya Sarmiento. Galing po ako sa grupo ng BBC 10XM. And currently, I am 22 years old. Nag-start po ako dito, I was 17 years old. And siguro, ever since nag-start ako until now, siguro almost 5 years ko na pong kilala si Uno. And almost 5 years ko na po siyang ginagawa. And sa almost 5 years na yon, medyo marami na rin pong magandang blessing talaga binigay sa akin si Lord, na medyo i-share ko po sa inyong gabi. And gusto ko lang din na sa bandang huli kasi ng training na to, this is actually not just a sharing, pero sa bandang huli, medyo may i-share lang akong hindi ko usually sinishare. Kasi nga, sinasabi ko, isa to sa mga step forward ko ulit. So gusto ko na maging memorable talaga to sa lahat. So sa bandang dulo po, medyo mag-share ako ng konting knowledge and wisdom na talagang pinaniniwalaan ko na nung nag-start ako, ito yung mga pinaniniwalaan ko kung bakit dumating ako sa point na kahit marami talagang panahon na susubukin ka talaga pero lalaban ka talaga, lalo-lalo na pag alam mo na ito yung mga bagay na kailangan mo intindihin pag ginagawa mo yung negosyo. So, okay, so, nung nag-start po ako,
ayan, 17 years old po ako. Galing po ako sa FEU. Nag-aral po ako sa FEU noon. Studyante po ako ng FEU. Na-invite po ako kasi nung panahon na yan, I don't know anong ano yon, anong year yun eh. Pero 17 years old ako, ang pagkaka-invite po sa akin ang sabi, modeling. So, ang buong pag-aakala ko, yun talaga yung gagawin namin. Hindi ko alam na pagdating ko sa UNO nun, kasi noong mga panahon na yun, hindi pa new normal. So wala pa yung tipo na chat lang, di ba? Presentation lang through online, hindi mo kailangan pumunta, hindi mo kailangan mahirapan na mag-jeep, mag-bus, tapos pumunta sa office only to find out na mali pala yung pagka-invite sa'yo, di ba? Kidnap pala. So ganun po yung ginawa sa akin before. So, as usual, hindi po ako positive sa gantong negosyo. Hindi ko siya ginusto kasi truth be told, noong time na in-invite po ako noon, nag-aaral ako sa maayos na eskwelahan. Ang magulang ko, medyo nag-flourish na yung mga business nila noong mga panahon na yun kasi ang magulang ko po, negosyante din. So, noong panahon na yun, hindi ko siya nakikita na pwede siya sa akin. Na dapat siya sa akin or tipo na parang pwede ko siyang gawin kasi ang tingin ko sa kanya talaga baduy. Na tipong pag nag-join ka dyan, iiwasan ka ng mga tao eh. Kasi magbibigay-bigay ka ng flyers, mangungulit ka sa mga tao, ganun. And usually, di ba, if bibigyan ka, pumunta ka sa mall, abutan ka ng flyers, anong unang-una gagawin mo? Either lalayo ka, iiwas ko, or pag kinuha mo yung flyers, itatapon mo. Di ba, usually, pagka normal na tao, medyo ganun ang ginagawa natin. So, ganun din po yung pakiramdam ko nung time na na-invite ako. Ayoko talaga siyang gawin. Until such time na nung tipong parang paalis na ako, nagtataka ako kasi hindi nila ako pinipilit. Tapos parang normally kasi mindset ko talaga pag dinala ako dyan, pipilitin talaga ako niyan. Yung tipong lahat ibibigay nila para mag-join ako eh, para lang makuha nila yung pera ko eh. Pero yung nag-invite sa akin, hindi ako pinipilit. Tapos nung time na paalis na ako, medyo may isang pinakausap sila sa akin, na yung nakausap ko na yun, kasi edad ko lang din siya nagsimula, tapos nakakotse, kumikita ng malaki. Ang pinagtataka ko nun, bakit hindi nila ako pinipilit? Pero parang na-realize ko na nung sinabi sa akin, nung kumausap sa akin na, alam mo, kahit hindi mo gawin to, okay lang. Kasi gawin mo to, hindi kumikita naman na kami eh. Pero mali mo, makatulong kami sa'yo. So parang doon ko na-realize na, oo nga no, hindi sila yung may kailangan sa akin. Ako yung may kailangan sa kanila. Kasi meron silang something na wala ako. May pera man yung magulang ko, eh wala naman akong pera. Di ba parang kung may mangyari man sa magulang ko, wag naman sana, or may mangyari sa negosyo nila. Diba? Wala pa rin ako sariling pera at wala pa rin ako sariling source of income na pwede kong gawin. Ngayon, kung nakita ko naman na yung mga kabatch ko lang din, mga 16 nga yung iba nagsimula kumita ng malaki, then kung posible nilang gawin, ibig sabihin, kaya ko din. So that's the time na parang nag-decide ako, ano ba naman yung 8998 na simulan mo yung negosyo, diba? Napakaliit na kapital para sa napakalaking opportunity na pwedeng dumating sa'yo. So sinubukan ko po siya, ginawa ko po siya. Ang masakit lang na part, ayan, this is my first income eh. This is after 4 months. So, napakadagal na panahon po bago ako kumita. As in, ang tagal-tagal. Noong time na nagsimula ako, akala ko kasi pagka-join ko, parang yun na yun. Yung tipo parang, okay, sige, ito na yung 7998 or 8. Doon panahon yun kasi, 7998 pa. Since ngayon, 8998 na. Syempre, inflation rate talaga taas, lahat tumataas. So, that time, nag-join po ako, 7998. Ang akala ko yun na yun. Yung tipong, pag nag-join ako, eto na yun, kikita na ako, magkakaroon ako ng kotse, magkakaroon ako ng bahay. Yung talagang hopes up ka talaga eh. Pero pagka-join ko, hindi pa pala yun eh. Meron pa palang tinatawag na multiple accounts. So, di ba, nung time na yun, pinaliwalagan po ako ng multiple accounts. Akala ko parang 7998, enough na yun para kumita ka ng malaki. Pero nung pinakita sa akin na yung 1-5 pala, pagka multiple accounts ka, kunyari parang 1-5, nag-3 accounts ka, yung 1-5 magiging 4-5. Ngayon kung nag-7 accounts ka, yung 1-5, itatime 7 mo yun. E paano pag nag-15 accounts ka? So yung 1-5 mo, 1 left 1 right 1-5, magiging times 15, magiging 22-5. So parang sabi niya, ganun din naman eh, tatrabuhin mo din naman. Mag 1 account ka, mag 15 accounts ka, pareho lang ng effort, di ba? Papakita mo yung negosyo, di ba, pupunta ka sa office, mamamasahe ka, kakain ka, pareho lang naman ang ginagawa. Ang pinagkaiba lang doon, mas malaki yung magiging income mo. Same effort, pero different income. To tell you honestly, yung pinaliwanagan po ako noon, hindi siya naging madali para sa akin. Kasi, again, may pera magulang ko, pero ako wala. Di ba, parang, saan ko kukunin yun? Ang pinag-join ko lang halos, yung pinagbebenta ko yung mga gamit ko, yung inipon ko at saka yung mga baon ko. So yun lang pinang-join ko. So nung panahon na yun, talagang
hirap akong ilabas yun, pero gustong-gusto ko siyang gawin. As in, yung tipo na parang hanggat kaya ko ilabas, nilabas ko. So, ang dami ko talagang ginawa ng paraan. Kasi ang mindset ko nun, kung hindi man ito para sa akin, kung sakaling mag, let's say, mag 15 accounts ako, mag 7 accounts ako, kung sakaling mang gawin ko to at gumawa ko ng mga paraan para magawa ko yun at hindi siya mag-work sa akin, it's worth a try. Kasi hindi mo malalaman. Kasi yung pera along the way, tumatanda ka, kikitain mo yan eh. Pero yung opportunity na meron ka ngayon, di ba, hindi mo malalaman hanggat hindi mo natatry. Hindi mo alam, baka after 1 to 2 years, meron po ako isang BP, medyo konting sharing lang to sa grupo ko. Meron ako isang leader, nag-top 1 po siya ng grupo namin last month. Ang income niya, 100,000. Ngayon, sa 100,000 na yun, alam mo kung ilan yung encoding ng buong grupo niya? 100 plus yung encoding ng grupo niya. Ibig sabihin, lahat ng pasok ng ano niya, ay parang, hindi ato 100 plus, parang 150, ganyan kasi may strong side pa. Basta 100 plus ang encoding ng grupo niya, tapos ang income niya, 100,000 lang. Ngayon, tinignan ko yung account niya, sabi ko, kasi nung, parang, hindi pala siya top 1, parang top 2, top 3, ganyan, kasi yung top 1 pala namin, 170. So, parang nag-top something siya, tapos, tinignan ko yung account niya kasi meron kaming tinatawag na sa grupo namin, every month, merong top encoding na group. So, every time na mag-end of the month, magsasend sila ng sa grupo namin, no, ito yung encoding namin. And naging isa siya sa top encoding kasi 100 plus siya, para sa 150 yung encoding nila. Tapos, tinignan ko yung income niya, 100,000 lang. Tapos, tinignan ko yung encoding niya sa weak side niya, madami, parang nasa 100 plus. So parang nagtaka ko, sabi ko, ang dami mong encoding, pero bakit parang ang liit ng income mo? Nung chineck ko yung account niya, 1 year ago po, nag-join siya, ang account lang kasi niya pala, 2. So, dahil sa 2 lang yung account niya, tas nalagyan na siya ng napakaraming tao sa ilalim, tas meron siyang nahugot na talagang, meron kasi siyang bagong pay-in ngayon na, ano eh, na, pagka-join talaga, talagang boom talaga yung grupo niya. Yung tipong matagal na panahon na medyo hirap, tapos biglang meron siyang, yung tipong parang medyo down na siya, tapos biglang meron siyang napaliwanagan na biglang pagka-join, biglang boom yung grupo niya, eh, diba? So parang, nung tinignan ko yung account niya, ang laki ng encoding niya, 100,000 lang mahigit yung income niya. Yung pala, 2 accounts lang siya. Tapos sabi ko, bakit ganyan? Ito lang yung buong encoding niya sa buong grupo niya. Ang kinikita, ang kumikita lang yung main account lang niya. Kasi yung second account niya pa sa kabila, strong side pa. So ito lang yung weak side niya. Isang account lang kumikita sa kanya. Tapos pinaliwanagan ko siya, alam mo ba, pag ito yung account po, pinakita ko sa kanya yung 15 accounts, tapos pinaliwanag ko sa kanya na kung ito yung ginawa mo sa mga direct mo, ito yung ginawa mo sa ano mo, siguro mas times 3, times 5, or times many yan, sobrang dami ng income mo sana ngayon. Kasi yung isang BP ko naman, yung best friend ko, okay, si Rosemary Susaya, isa rin po siya sa top earner ng Uno. Nag-top 1 siya sa grupo namin, ang in-income niya nasa 175,000. Tapos tinignan ko yung encoding ng grupo nila. Konti lang, siguro mga nasa 60-70 lang yung encoding ng grupo nila, pero ang laki ng kinita niya. Kasi po, times many yung income niya. Medyo tumatagal ako sa ano ah, sa multiple accounts kasi isa rin po ako sa mga tao na talagang hindi ko kinayang mag 16 accounts talaga nung panahon na yun. Sorry, 15 accounts. Hindi ko talaga kinaya. Ang nagawa ko lang talaga nun, 7. After that, nung kumita ako, nilagyan ko na lang siya na nilagyan. So, pinagsisihan ko talaga ng sobra. Kaya kung ikaw ngayon, medyo nagdadalawang isip ka mag multiple accounts, ako na nagsasabi sa'yo, huwag ka na magdalawang isip, gawin mo na. Kasi hindi to para sa upline mo, hindi to para kung kanino man, para to sa'yo. And, di ba, walang nagsabi sa akin na sabihin to ngayong gabi. Actually, wala kami usapan ni Upmark kung anong sasabihin ko ngayong gabi. Ang sabi lang niya, pwede ba kitang ma-invite na mag-share sa grupo namin. So, ito pong sinasabi ko, talagang from me lang to kasi nangyari sa mga leaders ko and ayoko na mangyari sa ibang tao. Alam mo, yung tatrabawin mo lang din naman to. Ibigay mo na yung best mo. Kung kaya mo mag-multiple accounts, mag-multiple ka na. Kasi ako, hindi ko kaya mag-15. 7 lang, pero yung 7 na yung talagang piga. Yung talagang cellphone ko, laptop ko, tuition fee ko, lahat ng pwede kong pigain, piniga ako na. Pero that is one thing na talagang thankful ako kasi nag-take talaga ako ng risk na a lot of people are afraid. Diba? I took the risk that a lot of people are afraid of. So, diba? Ginawa mo na rin naman to eh. Kinuha mo na rin yung risk, tinake mo na rin yung risk na maraming tao takot, itodo mo na. Diba? Parang, ipush mo na kung kaya mo mag-multiple, igaw mo na yan. So, yun. Nag-multiple accounts po ako. Nung nag-multiple accounts ako, akala ko yun na yun. Diba? Parang pagka-join mo, akala mo, one account, yun na yun. Multiple accounts, yun na yun. Hindi pa pala. Trabaho pala talaga yung kailangan. Kasi that time, ano ko eh,
medyo matigas talaga yung ulo ko. Eh. Hindi ako basa-basa nakikinig. Tapos parang punta office, di ba? Bahala na ako anong gusto kong gawin. Hindi ako nakikinig. So, it took me 4 months. Araw-araw ako nasa office, di ba? Nag-i-invite ako, ginagawa ko lahat. Imagine mo naman, ngayon ang gagawin mo na lang, mag-chat-chat ka na lang, magpo-post ka na lang, kakausap ka na lang online. Noong panahon po namin, from school, siguro pasok ko 7 a.m. to 9 a.m., uuwi ako ng 3 to 4, didiretso po ako sa Ortigas, tapos mag-i-invite ako, uuwi ako ng 10 to 11 p.m., tapos pagtulog ko, kinabukas na may pasok ulit ako. So everyday yun, as in walang tulog, tapos sobrang dami ginagawa. To think that na estudyante po ako. May thesis ako, marami akong ginagawa, as in sobrang busy yung time management, and yet 4 na buwan hindi ako kumita, as in zero. Na yung panahon na yun talagang first month, sabi ko parang okay lang yan, 'di ba? Pwede naman second month, 'di ba? Second month, sabi ko okay lang yan, medyo may third month pa. Yung third month na ako, sabi ko tama pa ba 'tong ginagawa ko? Yung pang fourth month wala na, ipasuko na ako talaga, parang pakiramdam ko nun. Ano na eh, parang end of the world na, nagsayang ako na 4 na buwan, okay na yan, tapos na, parang ganoon na yung pakiramdam ko nun. Pero noong time na parang, alam mo pag medyo nadadown ka, medyo may mga times na nafe-feel mo na parang pa-quit ka na, patigil ka na, medyo parang nandun ka na sa point na konti na lang, itong sign na lang na to yung iniintay ko, titigil na ako, yung medyo ganung pakiramdam. Try mo kausapin yung upline mo, or pinakamagandang lapitan mo talaga yung upline mo. Kasi cross lines, you'll never know, baka may masabi pang negative sa'yo yan eh. So, pinakamaganda kausapin mo yung upline mo. Tapos tanungin mo siya, ito yung nararamdaman ko ngayon. Normal ba to? Ganto ba dapat? Kasi ano yung totoo, ganto na lang, ganto na yung magagawa ko. Yung tipong ganun. Kasi I did that. Tapos sabi sa akin, ang naging upline ko po kasi nun si Lance, kasi wala po talaga akong upline na nag-guide sa akin. Ang nag-iisang upline ko lang po yung partner ko, na pareho kami humahataw, so wala talaga yung tipo na nag-guide na, uy, ito yung tamang gawin, ito yung ganito, ganyan. So siya lang talaga yung pinag-openan ko that time. And then sabi niya sa akin, alam mo, try mo kasi na parang makinig naman sa mga trainings, try mo mga gawin to mga to. Yung mga bagay na hindi mo pa nagagawa, try mong gawin, tapos mag-start all over ka. Tapos alam mo, sabi niya sa akin, one thing na talagang hindi ko nakalimutan, ano ba yung 4 na buwan, or let's say 5 buwan, or even 1 year pa nga, ano ba yung panahon na yun na nagbigay ka ng oras dito? Eh, diba, 50 years nga eh, parang 20 years, 30 years pala, sorry, 50 years, 20 years, 30 years nga sa trabaho eh, hindi ka natatagalan eh, willing kang gawin eh, na hanggang mag-retire ka, 50 years old ka, 60 years old ka, ginagawa mo pa rin yung trabaho mo eh. So parang, ano pa yung negosyo na pwede mong paghirapan na hindi ka man kumita ng first month, second month, third month, or even 1 year, eh after naman nun, pwede man pala may malaki ipasok sa'yo. So parang sabi ko, at saka ganun din naman eh, nag-invest na ako eh. Pangalawa, hindi ko pa talaga binibigay yung best ko. Kaya alam mo, kung hindi pa malakas yung feeling mo, parang hindi pa yan yung income mo, or hindi pa dumadating yung pinagpe-pray mo, hindi mo pa ginagawa yung best mo. Pwedeng nagsasabi ka na, ginawa ko naman lahat eh, pero deep inside talagang alam mo naman sa sarili mo na sa 100% mo, let's say 50% pa lang nabibigay mo, or 80% pa lang, meron ka pang itutodo dyan. Na hindi mo alam, baka meron ka pang hindi ginagawa, na pag ginawa mo, yun pala yung magiging susi, na bigla pala masasabog yung grupo mo. So, tignan mo yung mga bagay na yun. Baka may mga times na parang pwede mong gawin to, pero parang ginagawa mo yung, pinakakalaban kasi natin ngayon sa pandemic talaga, yung sarili mo eh. Yung tipo na tipong, pagka naano mo yung manana habit, yung pwede mo na dapat gawin ngayon, pero dahil nandiyan yung Netflix sa harap mo, sandali lang, tapusin ko lang to. Diba? Or kunyari sa Facebook account natin, pag nanonood tayo, kasi ako minsan, guilty din po ako dyan. Wala naman pong diba? Wala namang perfect. Nangyayari din sa akin yan, pero ginigising ko talaga yung sarili ko. Kasi diba sa Facebook, pag nag-scroll ka minsan, may mga movie na 10 minutes lang, papakita na yung buong nangyayari sa movie. So pag nanonood ka na isa nun, may susunod na yun, sunod-sunod na eh, hanggang sa hindi mo na napapansin na sayang na yung oras mo. So pag na ganun, medyo topicin mo na yung sarili mo na, uy, ano na to ha, parang hindi na tama to, more than 30 minutes, 1 hour na akong nandito. Bakit hindi ko bitawan to? Pag medyo na-burn out ka, medyo share ko lang din to sa inyo. Ako kasi parang ngayon, ayoko nang basta sharing lang eh. Gusto ko yung talagang totoong pwede mo talagang magawa, totoong pwede mo talagang ma-apply. Pag medyo may mga times na na-burn out ka na parang buong araw ka na nagsiselfone, kausap ka ng kausap, try mo na 10-minute break, ibaba mo lang yung phone mo, tapos wala kang, hindi ka mag-scroll down sa Facebook, wala kang gagawin. Baba mo lang yung phone mo, tapos gumawa ka ng ibang bagay. Let's say, laruin mo yung dogs mo, or try mo na parang, or maligo ka, or mag, ano ka ng 10 to 15 minutes exercise. Tapos,
ako kasi yung talagang ito talagang ito yung lagi kong ginagawa everyday. Pagising ko, tanggal muna ako ng phone, exercise ako 10 to 15 minutes to 20 minutes, tapos iniisip ko ano yung mga pwede kong gawin ngayong araw. After nun, maliligo ako, makikinig ako ng mga motivation sa YouTube or what. Tapos yun na, a lot of ideas come in na talagang naiisip ko na lahat na, okay, ito yung gagawin ko, ito yung ganyan. Tapos after ko maligo, nire-write down ko na lahat yun, and I go on with my day. Tapos after nun, diba, pahinga ulit, 10 minutes break, ganyan, baba ko lang yan, check ulit yung checklist ko, ano yung mga kailangan ko gawin. Medyo hindi ko pa pala nagagawa to, tapusin ko yan, wait lang, 10 minutes, pahinga lang ako. Minsan pwede ka mag-meditate, or laruin mo yung may anak ka, laruin mo yung anak mo, or laruin mo yung dogs mo, ganyan. So para makaisip ka ulit na wala na yung phone mo, tapos balik ka ulit sa hataw, tapos pag magpo-phone ka, wag mong scroll down lang na scroll down na mga kung ano-anong wala namang kwentang video. Pag hinawakan mo yung phone mo, alam mo dapat na meron kaming tinatawag sa grupo namin na 10XM time. Ibig sabihin ng 10XM time, wala kang ibang gagawin kundi humataw. Ito yung panahon na talagang word in ka, yung talagang 10XM time, yun yung tawag namin. So tipo, pag sa inyo sa grupo ninyo, di ba, parang ito yung hits time. Ito yung panahon na wala akong oras na tumingin sa Facebook account ko na mag-scroll down ng kung ano-ano, na ang oras lang na to ay para lang, kunyari, mag-post ako ng picture ko, para merong, di ba, mas maraming mag-message na sa'yo, yung mga hindi nagre-reply, magre-reply sa'yo, tapos mag-chat ng mga bagong prospects, magpaliwanag, tumawag na mga BP. So ito yung panahon na 10XM time, ito yung panahon na hits time, na wala ka ibang gagawin kundi humato talaga. Wala kang panahon na mag-scroll down ng kung ano-ano dyan sa Facebook natin. Tandaan mo, yung Facebook account mo, hindi na yan personal account mo na for your ano, for fun. Hindi na yan for fun purposes. For business purposes na yan, na yung negosyo mo na yan, dapat sa Facebook account mo, wala nang nakalagay dyan na, alam mo yun, yung tipo na, ano ba naman to si Duterte, ganto ganyan. Dapat wala nang mga reklamo sa Facebook account natin, kundi puro good vibes, positive energy, at saka pagpapaliwanag ng magandang negosyo. So dapat yun lang yung lagi natin nilalabas. Kasi sa nangyayari ngayon, puro negativity na sa labas eh. Mas masarap kung parang tayo na yung bearer ng positivity. Kaya nga, isa si Upline Mark sa talagang, alam mo yun, yung bearer talaga siya ng positivity, na isa siya sa mga upline. Sa pagpasok ko pa lang, Upline Mark Polmano na yan, di ba? Malakas na kumita yan, malakas na sa uno yan. And alam ko naman kung bakit. Siyempre, pag lagi kang masaya, pag yung energy mo talaga laging positive, ano talaga yung babalik din sa iyo, at saka yung income ko sang dadating sa iyo yan, para kang magnet ng ano, ng good news at saka magnet ng income pagka maganda yung alam mo yun, yung aura mo sa tao. So again, ito po yung unang, medyo nalayo na ako dun sa picture ko, no, medyo marami kasi talaga akong gustong i-share, sana enough yung time ko. But anyway, itong first income ko na yan, that was 4 months after noon, nung kinausap na ako ni Lance, nag-usap na kami, nasabi niya, try mo namang gawin to. So that time, I went out of my comfort zone. Kasi, di ba, may mga times na nasa comfort zone na tayo. So umalis po talaga ako sa comfort zone ko. Ginawa ko yung mga bagay na hindi ko gustong gawin. Hindi naman illegal at hindi rin nakakasira ng dignidad. Yung tipong pinush ko talaga na kung yun dati, ito lang yung effort ko, ngayon mas malaki na. Kung dati parang medyo tinatamad pa ako, nilalabanan ko na yung katamaran ko, ganyan. Na tipong dati pag may nagtanong sa akin, nag-inquire sa akin, titignan ko muna siya, ay mukhang wala namang pera to, hindi ko nare-repleto. So may mga ganun ako dati, di ba? Ngayon talagang wala, kahit na sino talagang kinakausap ko, kahit na sino talagang pinapaliwanag ako nung panahon na yun. And after po nun, after 4 months, ayun, nagbunga naman po siya. Sobrang tuwa-tuwa ako kasi that was my first income. Okay, 4 months po yan after ko kumita. And guess what? Sobrang laki po talaga ng cheque ko niyan. Ang cheque ko po niya, 1,350. So, napakalaki. Sobrang, alam mo yun, yung nakuha ko yung cheque ko, mixed emotions eh. Dalawa eh. Hindi pong 4 months tapos 1,350. Pero, di ba, parang sabi ko nga noon, at sabi sa akin, lagi ko naririnig noon. Ako kasi, kahit hindi ako kausapin ng upline ko, meron kasi ako diya tawag na initiative. Ever since nag-start talaga ako, alam ko na talaga yun. Kasi nga since mahilig ako manood sa YouTube, mahilig ako na mag-explore, mahilig akong gawin yung mga bagay na yun. Kasi na-influensyahan na nga ako sa company, na-influensyahan na ako sa uno. So instead na parang magsayang ako ng oras ko, nanonood ako lagi ng mga motivational video sa YouTube, nakikinig ako ng ano, nagbabasa ako ng mga pwede kong basahin. So one thing na talagang nabasa
ako, mahilig ako mag-like ng mga magagandang page sa Facebook na puro motivational and all. So, nakakatulong sa akin yun kasi minsan nag-scroll down ako nung time na yan yung check ko. Tapos may lumabas doon na parang no matter how small you start, oh, mahalaga nagsimula ka kasi dadating yung time na yung maliit na simula mo, lalaki din yan. So, parang instead na ma-down ako dun sa 1,350, that time, diba, parang nalaman ng magulang ko yun. Kasi tuwan-tuwa ako, sabi ko, ma, totoo ito na yung 1,350, may income na ako. And ina-expect ko, parang sabi niya, uy, okay yan, parang ano, pwedeng totoo pala yung ginagawa mo kasi negative sila eh. Yung pala, sabi niya sa akin, grabe, 1,354 na buwan, kulang pa yan sa baon mo, di ka ba nahihiya sa ginagawa mo, sayang na sayang yung oras mo dyan, yan na ba yung buhay na gusto mo, sana di ka na nag-aral, sana na ganyan ka na lang. So, ang daming negativities. Medyo na down ako, totoo yun, kasi hindi naman po tayo, ano, di ba, talagang, ano tayo eh, hindi ako hipokrita para sabihin hindi ako nadadown sa mga ganun, kasi syempre, tao lang tayo eh, pag nakarinig tayo ng negativity sa paligid natin, eh, ganun talaga, masasaktan ka talaga. So, nung panahon na yun, nag-scroll down ako, nakita ko yung isang post na yun nga, na parang inisip ko na yung 1,350 na yan, instead na parang ma-down ako dyan, why not? Diba? Isipin ko na lang na, ang saya kaya, kasi apat na buwan, akala ko hindi totoo, tapos biglang may check-in ako. Tapos parang may isip mo na, ay, totoo pala, pwede mo pala siyang papalitan, pwede pala siyang mangyari, na pwede pala siyang lumaki. So, tinignan ko po yung check-in na yan na parang buto. Na alam mo yung buto na maliit na pag tinanim mo, diba? Tapos pinaarawan mo, tapos diniligan mo ng diniligan ng hard work mo, dadating yung panahon na yung buto na yan, gustong-gusto ko tong phrase na to, na yung buto na yan, pagka tinanim mo yan, at saka talagang binigay mo yung best effort mo dyan, lalo-lalo na sa negosyo, alam mo yun, dadating yung time na yung buto mo, magiging puno, magkakaroon ng maraming-maraming bunga. Diba? So, again, I am now 22 years old. Ang dami na pong nangyari sa buhay ko. Nag-start lang po ako. 1,350 yung check ko. Ang next check ko po niyan, hindi na yung ganyan na income. Kasi after nun, itong time na to, medyo mag-zoom in pa ako ng konti, 30,000 na po yung income ko niyan. So from 1,000, hindi naman biglang 1,000 to 30,000 ah. 1,350 naging 5,000, ganyan, 8,000, 10,000, and then so on, naging 30,000 na siya. Okay, after 30,000, pataas na po siya ng pataas. This is in 2017. I think this is 3 years ago. Medyo hindi ko na mabalikan yung ibang income ko. Pero this time, kumita naman po ako ng 66,000 in 1 month. And guess what? Graduate po ako sa FEU 2018. So, itong panahon na to, 2017, I was in third year college. So, again, nag-aaral pa rin po ako noon. Pumapasok ako sa school, part-time ko siyang ginagawa, pero nung panahon eh, medyo challenging na maging part-timer eh. Kasi pag nakikita mo yung income mo, tapos nag-iisip mo mag-aaral ka, tapos pag-graduate mo, magtatrabaho ka, parang hindi naman, di ba? Mag-uuno ka pa rin naman eh. Pero, yun nga, pinangako ko sa magulang ko, so talagang part-time ko po siya ginawa until 2018. So, until two years ago lang po. So, di ba, along, kung may part-timers po ngayon, sinasabi ko na sa inyo, hindi hadlang na part-timer ka. Pero kung meron kang opportunity na kaya mong i-full-time to, maniwala ka sa akin, part-time ako, kala ko malaki na yan. Nung nagpapalang pa palang sobrang laking papasok sa akin. And, di ba, kung opportunity, I mean, it's always your call, it's always your choice. But, alam mo yun, kung kaya mo naman, okay ba yung ano ko, internet ko? Kasi medyo nakalagay dito, internet is unstable. Medyo naglolo ang mga internet namin ngayong ano eh, itong lately eh. Pero okay naman po, ayan. Okay, so next, ayan, 66,000 po yung naging income ko time. Naging top earner na po ako ng grupo namin. Nung panahon na yun, medyo ang ginugol ko lang talaga mag-top earner ng grupo ko. Kaya kung gusto mo talagang kumita ng malaki sa negosyo, ang i-goal mo mag-top earner ng hits. Kasi once na naging top earner ka na ng hits, ma-hit mo yung mga incentive, ma-hit mo lahat, magtutuloy-tuloy na yan. Top earner ng grupo mo, top earner ng international, tuloy-tuloy na income na yan, ang dami na papasok sa'yo. Basta, ang tignan mo lang muna talaga ngayon, kailangan mag-top earner ka ng grupo mo, kailangan yung pangalan mo lagi nandyan. Lagi mo kong top 2. Minsan top 1, pero lagi akong top 2 kasi hindi ko mabit si Lance before. So, yung partner ko po, yun yung unofficial top 4 ata siya ngayon. Hindi ko na maalala. Pero last time, nag-awarding top 6 siya. So, nakakatuwa kasi kung may partner ka tapos ginagawa din yung negosyo, mas maganda magtulungan kayo, lalo-lalo na iba yung effort mo, iba yung effort niya. Pag pinag-combine nyo, sobrang laki ng blessings. Pero kung yung partner mo naman, negative dito, eh,
nag-isip-isip ka na. Pero paliwanag mo na lang, di ba? Para maintindihan niya ginagawa natin. Again, naging top 2 po ako namin. After that, nakapaglabas ako ng sarili kong kotse. Again, that time, part-time ko rin po siyang ginagawa. Nakakatuwa kasi at a very young age, hindi ko expected na in-invite ako na ang sabi sa akin, modeling, wala akong idea, ayaw ko sa ganito negosyo. After a few years of doing the business, biglang, boom, ito pala yung pwedeng maging mangyari sa'yo na ito yung opportunity na dapat ayaw mo. Ito yung opportunity na inaayawan mo na tipong sabi ko, negative yan. Alam mo yun, ayaw ko yan. Pero after a few months, after a few years, ang dami palang blessings na paparating yung pwedeng ibigay sa'yo niyan. So, pwedeng medyo nararamdaman mo ngayon na hindi para sa'yo to. May mga, hindi ko nilalahat ha, pero pwede kasi may nakakaramdam nun eh. And I just wanna share this thought para maintindihan mo na normal yung nararamdaman mo, pero ilaban mo. Ilaban mo yung paniniwala mo, ilaban mo yung negosyo mo, kasi bandang huli maniwala ka. Yung effort mo ngayon, yung panahon mo ngayon, worth it yan. Worth it yan, lalo-lalo na kung yung effort mo talaga ibibigay mo. Hindi yung tipo na parang, uy, mag-stay ako, pero yung stay lang, yung wala talagang effort. Hindi ka pa rin ano, hindi ka pa rin kikita. So, kailangan yung stay mo talaga, yung talaga with effort, dedication, and hard work talaga, na tuloy-tuloy na consistent. Hindi pwede yung hahataw ka ngayon, tas bukas hindi. Hahataw ka ngayon, tas bukas hindi. Hindi ka makaka, ano, take off. Parang aeroplano lang yan, di ba? Parang pag mag-take off yung aeroplano, pwedeng pag stop-stop yan, hindi yan makakaangat. So, kailangan talaga tuloy-tuloy tayo. Again, that was the time na parang 18 ako niyan eh. 18 to 19, parang yan yung gift ko sa sarili ko nung mag-birthday ako. And then after that, tuloy-tuloy na rin po yung naging blessings. Ay, ito yung pinakagustong gusto ko. Kasi nung nag-start po ako, ang grupo namin, yung BBC Telexen na nagsimula ako, dalawa lang po kami. Sobrang konti lang namin. As in, di pala sobrang konti, di kami matatawag na grupo eh. Kasi dalawa lang kami ni Lance eh. Walang-wala talaga na tipong pag wala ako, siya nalang mag-isa sa grupo niya eh. So, ganun kami kakonte. Tapos, after a few months, after a few years of working hard, ito na po yung naging income ng grupo namin. I think this is back in 2018. Okay, ito po yung back in 2018, ito po yung check-in ng grupo namin. Kung ilan, hindi ko alam kung ilang check-in to, pero marami na rin po kami mga leaders sa kumikita at that time. And this was in 2018. After 2 years po, 2019, after 2 years, ayan, ito na po yung check-in ng grupo namin. And, di ba, from kaming dalawa lang, nagkaroon kami ng konting leaders sa kumikita. Ngayon, ang leaders po ng TEDxM, nasa 100 kag leaders, ang pasok na po doon, nasa 35 to 40. And yung 35 to 40 na po yon, sa lahat na nakapasok doon, minimum 50,000 po yung kinita nila sa genealogy tree nila. Most of them, 100,000 to 200,000 pataas na yung kinikita nila. So, ba diba, nakakatuwa na from dalawa lang kami na nagkaroon ng ganong konting check-in. Ngayon, ito na yung naging check-in ng grupo namin. Hindi pa nga kaya yung walk-in closet ko yan kasi ang dami pa naming hawak. Nakaka-proud na. Alam nyo ba, the more na parang, di ba, parang tinitignan kasi natin na, uy, ang taas ng rank ng top earner na to, ganito ganyan, laki na ng kinita niya, siya lang kumita dyan. Alam nyo ba na the more na mataas yung rank ng top earner, the more na mas marami siyang taong natulungan kumita sa ilalim ng organization niya. So, yun yung pinaka-importante doon. Yung kumikita ka na, nakakatulong ka pa. And then after that, since marami din po talagang ang dami ng blessings ang binigay ni God, sinubok niya ako, pero hindi kasi ako nagpapatalo sa subok na ganun eh. Hindi ako nagpapatalo sa pandadaw ng mga tao. Hindi ako nagpapatalo sa tinitingnan nila na ang pangit ang negosyong ginagawa ko. Nilalayuan ka ng mga tao dahil sa ginagawa mo na yan. Tingin nila sa'yo, parang nagsasayang ka ng oras mo. Or yung iba pa nga, tingin sa atin, nang-scam tayo, di ba? So, dahil nga na-overcome ko lahat yun, ang pakiramdam ko parang I deserve naman, nabigyan ko naman yung sarili ko. So after that, nag-travel po ako, nagpunta ako sa USA, Florida. Ayan, yung mga travel pictures na yan, tuloy-tuloy na yan. Medyo parang dadaanan ko na lang to, pero ang sarap lang po sa pakiramdam na, di ba, nanggaling po ako sa 1,350 na cheque until such time na nagtuloy-tuloy yung income. Binigyan ako ni Lord ng maraming challenges pero na-overcome mo. Tapos napakaraming blessings din yung pwedeng ibigay sa'yo. Medyo babalik ko lang. This is in Macau naman. So from USA, munda naman kami yung Hong Kong, Macau, Thailand. Last time dapat nag-Singapore kami kasi hindi natuloy. So tuloy-tuloy na countries kasi ako talagang ano eh.
travel talaga, yun talaga yung addiction ko. Mag-travel na mag-travel. Kasi, di ba, yung pera babalik yan, pero yung panahon, hindi mo na mababalik yan. So, hanggat maaari, di ba, enjoy mo yung life mo. Lalo na kung worth it naman, lalo-lalo na pag nag-work hard ka, dapat meron kang something na ibabalik mo naman sa sarili mo. So, ako po, yung give back ko sa sarili ko sa pag-workout ko talaga travel. And then after that, kasi that was the time na parang kung di ako nagkakamali, itong panahon na to, December to, kagaya ngayon, December. So, December yan, alam naman natin, pag December, sobrang busy na lahat ng tao, nagpe-prepare sa Pasko, di ba, nagta-travel, nag-ready ng ano, ng mga gifts, ganyan. So, nung panahon na yan, umuwi ako ng Pilipinas around November. Pagdating ng December, nag-travel kami ng travel. Muna nga kami ng Hong Kong, Macau. Tapos sabay, syempre, Christmas party, New Year's party, ganyan. Ang daming nangyari. So, expected ko po talaga na pagbalik ko, wala talaga ako masyadong income kasi sobrang busy ko, hindi ko maasikaso. Pero alam mo, God is good talaga na pag pinagtrabahuhan mo talaga siya nung simula, talagang magpe-pay off talaga lahat. Kasi after that, January po, December, sobrang busy. Galing po ako ng US, umuwi ako ng November. Pagdating ng January, ang income ko, 227. And that was the time na parang kung di ako nagkakamali, nasa 19 to 20, 20 years old ako ng panahon na yan. And graduating po ako niya ng FEU, sobrang daming ginagawa, sobrang busy. Pero dahil pinagtrabahuhan ko talaga yung negosyo nung simula, binigay talaga ni Lord yung blessing na talagang pinagpe-pray ko. So yan, 227. Again, pag kumita ka, akala mo parang ano eh, parang yun na yun eh, parang Lord, thank you Lord, totoo na ako. Noong panahon na yun, hindi ko nga alam anong gagawin ko sa pera ko. Imagine mo, that time po 20 years old lang ako, nag-aaral ako, kumita ko 227, hindi ko alam anong gagawin ko. Iniisip ko nga parang, wait lang, ibibigay ko ba sa magulang ko yung iba? Nag-give back naman ako, even sa mga tao na talagang walang-wala, nag-give back ako sa kanila kasi binigyan ako ni Lord na sobrang daming blessings. So nag-give back ako, pero nung unang-unang tingin ko talaga ng pera na yan, hindi ko alam anong gagawin ko. So talagang alam mo yun yung prayers ko nun, sobra-sobra yung pasasalamat ko. Tapos syempre, hindi porke kumita ka ng malaki, lahat ng tao talaga positive na sa'yo eh. Marami talagang ano, negativities pa rin sa paligid eh. So ang sabi sa akin ng iba dyan, ano ba yan, baka mamaya inipo mo lang na ilang buwan yan, baka naman hindi totoo yan, o baka naman chamba pa yan, di ba? Yung iba nga sa company mo pagaling eh, na chamba lang yan eh, yung ganun yung sasabihin sa'yo. Pero alam mo, pag the more na may mga taong nanda-down sa akin or may mga taong nagde-negative sa akin, alam mo, lalo ako nang gigigil. Kasi imbes na magpadala ka sa kanila, dapat maramdaman nila na mali kayo, tama ako, lalo-lalo na pag alam kong wala akong tinatapakan tao. So after that, that was January 27,000, sabi nila, chamba lang yan. Pagdating po ng February, ayan, another 200,000. So in 2 months, kumita ako ng 400,000 mahigit. Almost ano, half a million yan. Kasi yung iba, parang hindi ko ata na-add dito. Parang dalawang accounts lang yung nasama ko dyan. So anyway, di ba kung iisipin mo, let's say 400,000 na lang, doon na lang tayo tumingin. At the age of 20 years old, part-time, nag-aaral ako, graduating ako, nagtitesis ako, pero ito yung binigay sa akin. Again, paano ko nung panahon na in-invite ako ng unang-unang beses, paano na lang kung nung time na yun sabi ko ayoko? Paano na lang kung nung time na yun sabi ko parang hindi para sa akin to? O paano na lang kung nung 4 months na hindi ako kumikita, paano na lang kung nag-quit ako? Ibig sabihin, hindi ko pwedeng kitahin to, diba? So ang sarap sa pakiramdam, nag-graduate po ako. Dalawang stage po yung inakyatan ko. Ayan yung panahon, nagpalitan kami ng cheque. Yes, so sobrang daming blessing, sobrang daming income, sobrang dami din ng kain, diba? So anyway, dalawang stage yung inakyatan ko noon. Nung year na yun, umakyat po ako sa stage ng FEU as a graduate. Finally, graduate na ako, di ba? Hindi ako masaya niyan eh, kasi hindi yan yung stage na gusto kong akyatin. Happy naman akong graduate ako, pero hanggang ngayon, honestly, hindi ko talaga nagamit eh. Pero anyway, happy naman akong graduate ako, pero yung panahon na yan, as in, pag-akyat ko talaga ng stage. After ng kamay, ganyan, bigay ng, di ko na maalala kung anong binigay nila kasi wala pa yung diploma nun. Pero after niya, akit ang stage and all, pagbaba ko ng stage, tinawag ko yung magulang ko, uwi na tayo. Kasi bored na bored talaga ako. So, kumain kami sa labas, umuwi na ako. Kasi kinabukasan po, okay, awarding naman po ng ano, ay, hindi, wala pa pala. So, yun, kinabukasan, awarding naman ng UNO. Umakyat naman po ako ng Top Earner International. So, yun yung pinaka-excited talaga ako, sobra-sobra. Kasi, yung pakiramdam na yun talaga yung pinaghirapan ko ng sobra. Plus, ang sarap kasi na yung ibibigay sa'yo na plaque or ibibigay sa'yo na
na award is talagang may katumbas na income. Kesa naman yung award lang, di ba? Mas masarap yung may katumbas na income. Lalo-lalo na sa negosyo natin. The more na nag-work hard ka dito, pag na-awardan ka dito, alam nyo sa awarding nyo, kahit anong award mo, kahit ano, the fact na na-awardan ka na, may katumbas na income dun sa likod na yun. So, kailangan the more award na kaya mong i-hit, i-hit mo lang ng i-hit, di ba? So, after that, nagbigay po kami ng travel incentive sa grupo namin, na-hit ng mga leaders ko dahil napakita ko sa kanila talagang kaya nila eh. Alam mo, pag meron kang BP, bawal ka na talagang tumigil kasi may mga tao naniniwala na sa'yo. So sila po yung isa sa mga tao talaga naniniwala sa amin na talagang pinakita ko sa kanila na kung kaya ko, kaya nyo din. Talagang nilaban talaga namin lahat ng pangarap namin. After that, yung incentive na hit po nila, nagpunta po kami na Hong Kong, Macau again for the second time. Ayan, travel na lang kami ng travel yung mga panahon na yan. Kasi ang ginagawa po namin after hard work talaga, tuloy-tuloy na, eto nung panahon na parang after graduation ko yan, sinama ko naman po yung family ko sa mga iba't ibang hotels, sinekin ko sila sa iba't ibang hotels dito sa Philippines. And alam mo, tuwang-tuwa sila, hindi ko expected yung reaction nila kasi to think na yung magulang ko may negosyo na eh. To think na yung magulang ko may pera na eh. To think na kaya naman nilang gawin yung mga bagay na yan. Pero nung pinaranas ko sa kanila, tuwang-tuwa talaga sila. So, 'di ba, what if pa kung ano, kung medyo may mga tao na medyo hindi pa nararanasan ng magulang nila yun, tapos ipaparanas nila yung ganun, 'di ba? Ang sarap sa pakiramdam, hindi lang sa part ng magulang, pero sa part mo bilang anak or sa part mo bilang magulang na nabigay mo yung gantong buhay sa kanila na hindi man yan necessary. Hindi man yan talagang kailangan para mabuhay. Pero yan yung mga bagay na moments na i-cherish mo buong buhay mo na, ay, pinaghirapan ko to. Binigyan ako ni Lord ng blessing, shinare ko sa family ko. So ito naman, diba, birthday ng mommy ko. Ako na yung nag-give back sa kanila this time around. Nung time na bata pa kasi tayo, diba, parang lahat na lang ihingin mo sa magulang mo. So nung ako naman kumita, lahat naman ang request nila, doon ko naman binigay. Kasi binuhos ko naman na grabe, grabe, grabe yung binigay sa akin. So grabe, grabe din naman talaga yung give back natin. So eto yon, eto yung nabasa ko, isa sa mga nabasa ko nung pa-quit na ako. Na a lot of people think that 2 to 5 years in business is a very long time. Diba? Pero hindi nila naiisip na yung 40 years sa trabaho nila, sobra, sobra, sobrang tagal, di ba? So, kung etong negosyo natin sa grupo ng hits, kung feeling mo 1 year, 2 years ka na, medyo hindi pa ganun kalaki yung income mo, tandaan mo, bigyan mo to 5 taon. 5 years na wala kang gagawin, kundi consistent na humahataw. After nun, dun ibibigay ni Lord yung sobra-sobrang blessing. So ngayon, huwag mo munang tignan yung income. Ang tignan mo lang ngayon, aralin mo yung negosyo, makinig ka sa apply mo, huwag kang mag-isip na kailangan may kita ka agad. Kailangan trabahuhin mo muna, aralin mo muna, ibigay mo yung effort mo, yung income dadating yan. Pero huwag mong i-expect agad-agad kasi kailangan effort muna bago income. Again, ito nga yung, alam nyo ba yun na yung ano, yung si Sarah G, 'di ba, parang naging sikat yung kanta niya na ano, na tila ko'y na ano yun, parang ganoon, yung nakalutang na sa langit, yung may ganun-ganun na kanta na naging sikat na sa sobrang ano, ang daming sumasayaw ganyan. Alam niyo ba na yung kanta niya na yun, that was yun, Tala. Yes. So yung kanta na Tala na yun, ang daming sumasayaw noon, ang daming nagpo-post noon. Did you know that yung music niya na yun, that was released years ago. As in, ilang taon na yun bago yun sumikat. So, ang tagal na panahon. Hindi yun pag-release niya, sikat agad. Walang nakapansin nun. Walang tumingin nun. Hindi yun naging trending and all. Pero, alam mo yun, biglang, pag after how many years, bigla na lang boom, 'di ba? Grabe, boom Pilipinas, wala nang ginawa kundi magtala na lang. Wala nang ginawa sa Facebook pa. Inis na nga ako noon, lahat ng scroll ko puro 'yun na lang. Puro sayaw na lang nasa yung mga tao sa kanta niya, 'di ba? Pero nakakabaliw kasi after a few years, 'di ba, ibibigay din pala ni Lord sa kanya. So the lesson in that is that the day you plant the seed is not the day you eat the fruit. 'Di ba? Yung seed na plinant mo ngayon, after a few years or after a few months na pinaghihirapan mo na tinanim mo yan na dinidiligan mo yan, binibigyan mo ng effort yan, after a few years, you just have to keep moving forward and God will give everything na hinihingi mo sa kanya. Lalo na kung legal, moral, ethical at ang ginagawa natin at may mabuti tayo hangarin sa magulang natin, sa anak natin, sa kapwa natin. Ibibigay at ibibigay ni Lord yan. Okay? So
Ayan, yan yun. Yung na-awardan po ako ng top earner. Yan yung excited na ako makita ang stage. Ayan, tignan mo, nakangiti na ako yun. Di ba? Parang yung unang awarding, hindi ako masaya eh. Kasi nagmamadali ako umuwi eh. Kinabukasan po kasi yan, awarding naman sa uno. So, yun talaga yung pinag-prepare ko talaga ng sobra-sobra. Kasi ito talaga alam kong pinaghirapan ko talaga ng sobra. I don't remember kung kailan to eh. Parang 2018 din to kasi kasabay ito ng graduation ko. And then, after that, yun, tuloy-tuloy na. Kung hindi ako nagkakamali, parang hindi ko na nasama dito yung iba. Pero the rest is history. Tuloy-tuloy na na top earner, top earner, top earner. Kasi nga, ang pinaniniwalaan ko, eto, this is something that I really wanna share with you. Your big opportunity may be right where you are now. Now, a lot of people, nandito ka na sa negosyo na to. Nandito ka na sa grupo na to. Meron ka ng upline. Meron ka ng coach na willing tumulong sa'yo. And yet, you're still looking for other opportunities. And you know what? The more na hanap ka ng hanap ng iba't ibang opportunity sa labas, baka, di ba, wala ka nang mahanap na matino eh. Kasi ito na yun eh, nandito na yun sa harap mo. Ako na yung mismo nagsasabi sa'yo, I was able to work abroad for 6 months. Nung nag-US po ako, nag-travel ako doon for a month or two. Pero the rest months po na yun, nag-OJT po ako doon. So, nag-trabaho po ako doon sa front desk concierge ng Los Portofino Bay Hotel. So, sa hotel ako front desk, I was earning 100,000 mahigit a month. So, 100,000 a month, 100,000 mahigit a month. And nung panahon na yun, talagang sabi ko, grabe no, from estudyante, di ba? Kumita ako sa uno, eh, nung panahon na bago kumalis, pinakamalaking income ko sa uno, 66,000 lang eh. Tapos biglang pagdating ko doon, 100,000 mahigit eh. So, kung iisipin mo, pakiramdam ko na nun, ito na yung big break ko, laki na ng income ko. Pero nung tinignan ko na 100,000 ako dito, pero next month, 100,000 ulit ako. Next month, next month, hanggang sa tumagal na panahon, yun pa rin yung income ko, hindi magbabago. Pero yung nasa company ng uno, may kumikita ng 1,000,000, 500,000, 2,000,000, na-realize ko, hindi talaga eh. Tipong oo nga, meron kang opportunity dito. Pero ito kasi stagnant eh. Yung, tipong ito na yun, buong buhay mo eh. Why not mag-try ako ng something na talagang tataas yung value na yung negosyo na every month, hindi consistent yung income. The more na nag-effort ka, the more na lumalaki yung income mo. So bumalik po ako ng Pilipinas, talagang hinataw ko ulit sa uno, talagang ginawa ko ulit lahat ng pwedeng gawin. And that was the time na binigyan ako ni Lord na napakaraming blessings, 200,000, 200,000, until tuloy-tuloy na po yun. I-share ko mamaya magkano yung latest income ko. And yun talaga sobrang grabe. Talagang sabi ko sa sarili ko, worth it talaga yung pag-uwi ko ng Pilipinas. Ito talaga yun. Ang sarap kasi sa pakiramdam na kasama mo yung pamilya mo habang kumikita ka. Masarap sa pakiramdam yung uwi ka, nandiyan yung nanay mo, nandiyan yung tatay mo, yung mga kapatid mo. Kesa naman yung dati, kasi nasa US ako, happy ako doon, pero yung tipo na wala yung family ko sa tabi ko. Na kung gusto ko umuwi, I was so far, tipong miles, hundred thousands of miles apart, and sobrang mahal ng pamasahe pa uwi. So, diba, ang hirap ng ganun. Kaya kung meron ka opportunity na pwede kang kumita ng lalo-lalo na ngayon, nasa bahay ka lang, kasama mo yung family mo, hindi mo, minsan nga, diba, humahataw tayo, isa po ako sa guilty dyan, diba, humahataw tayo, may kausap tayo, dami natin ka dyan, di pa tayo naliligo eh. Diba? So, diba, yung tipong ganun pakiramdam na nasa bahay ka lang, pwede kang kumita ng malaki, tapos at you can earn at the comfort of your home. And like nung panahon na yon, 'di ba, dumating ako sa point na talagang minsan uwi na ako, gusto ko makita yung parents ko, pero wala akong choice kasi sobrang layo ko, kailangan ko matapos yung contract ko, so mahirap. Kaya mas masarap talaga nakasama natin yung pamilya natin. Yun, innovation is always the key to success. Nung panahon na to, na ano na kasi talaga namin eh, alam na namin eh, wala pang COVID online na ang 10XM. So, sa grupo po namin talagang 2019 pa lang online na po talaga kami. Doon talaga kami sobrang nag-boom ng sobra. Na from ito lang yung income, meron pa palang mas ilalaki pa. 2019 po yun. Kasi naniwala kami that innovation is always the key to success. Ang talagang mindset ko kasi talaga, yung yayakapin mo yung change. Kasi alam mo yan, the world is changing while we're sleeping. Every wonder yung, syempre ako, yung lola ko, sobrang close ako sa kanya, na yung mga ways nila before, tinuturo pa rin nila sa atin ngayon. That's very good. And heritage is always fine, di ba? Pero innovation talaga yung pinaka-importanting bagay na gawin natin
natin ngayon. So kung dati pumunta pa tayo ng office, ngayon online na lang. Dati napapaliwanag pa tayo ng harap-harapan, ngayon through Zoom na lang. Dati magtotalk ako sa mga iba't ibang group, nakikita ko kayo sa harap ko, ngayon nakikita ko na lang kayo sa camera, 'di ba? So iba na talaga ngayon. The more na niyayakap mo yung innovation, the more na sinusundan mo 'yung sabi ng upline mo na ito na 'yung gagawin natin. Ito na 'yung bagong gagawin ng grupo natin. Tanggapin mo, gawin mo kasi hindi mo alam 'yan, 'yung change na pwedeng magkaroon ng malaki-malaking impact sa grupo mo. Sorry, hindi ko na natanggal to. Okay, so the best view comes after the hardest climb. Yung talagang effort mo after a very long time or even a short time, it depends. Kasi ako, it took me a long time talaga bago kumita ng malaki eh. Pero yung ibang leaders namin ngayon, grabe, pagpasok pa lang, ilang buwan pa lang, may 50 mil na, may 20,000 na, may 10,000 na, may malalaking income na talaga eh. Kasi grabe talaga yung online system ngayon. Kaya napakaswerte natin na ngayong online tayo, napakaraming blessings ang pwedeng dumating sa'yo. Pwedeng hindi pa ngayon, pero dadating at dadating yan sa'yo. Basta i-work hard mo lang talaga yan. Ayan. Yung grupo kasi talaga namin walang ginawa kundi mag-travel. So, excuse na lang yung mga travel ano namin diyan. Sobrang dami talaga niyan. Ito naman Bangkok, Thailand, Palawan, Cebu. Oh no, itong Cebu hindi to natuloy kasi nga nagkaroon ng COVID. Tapos yung family ko, ayan, yung mommy ko kasi for the longest time talaga gusto niya talagang pumunta ng Boracay. Nagtitipid siya, ayaw niya pumunta doon kasi ayaw niyang gumastos. So, what I did, sinasabi ko nga, pinaghirapan ko yung income ko, ang daming blessings na binigay sa akin, binalik ko naman sa magulang ko in a different way. Hindi kasi ako nagbibigay ng cash kasi yung paniniwala ko, ayoko nang naaasa na sa akin yung ano eh, yung family ko eh, kasi kailangan talaga every month for himself. Kung gusto mong magbigay, para sa akin po yun ah. Gusto mong mabigay, bigyan mo ng negosyo, bigyan mo ng pagkakitaan, pero hindi yung aasa sila sa'yo. So ako, yun yung give back ko sa kanila. Travel, negosyo, kung ano man yung kailangan nila. So yun, nilibre ko po sila ng travel sa Boracay. Bad news nga lang, kasi nagkaroon ng COVID, so hindi yan naman natuloy. Pero after COVID, ayan, doon na lang namin siguro itutuloy yung mga yan. Diba? Don't be afraid of being different. Be afraid of being the same with everyone else. Diba? Kung parang iisipin mo, diba? Parang nung time na nag-i-start ako noon, nung time na pumasok ako sa school, a lot of my friends, labas tayo, di ba? Inom tayo, punta tayo sa ganito, party tayo and all. And alam mo, lagi kong sagot, hindi pwede pupunta ako ng office. There are times na tinatawanan nila ako. Na alam mo yun, wala kang ginawa kundi gawin yung walang kwentang bagay na yan, di ba? Parang hindi ka naman kumikita dyan, nagsasayang ka lang ng oras mo dyan. Alam mo, concerned kami sa'yo, huwag mo na gawin yan. Yung mga ganong panahon na feeling ko, ibang-iba ako sa kanila. Feeling ko parang napag-iiwanan ako ng happiness kasi ako, punta ko office, ang dami kong time na ibibigay. Parang same ngayon, na nasa bahay ka, instead na makipag-bonding ka sa family mo, ang gagawin mo, pupunta ka sa kwarto mo, makikinig ka ng training, gagawin mo yung mga gantong bagay, di ba? So, ganun din po sa negosyo natin ngayon. Gumagawa ka ng bagay na parang iisipin mo sana yung oras mo, ganito na lang binibigay mo, pero binibigay mo dito, na bakit sila ang saya-saya nila, bakit sila nanonood sila ng teledrama, bakit sila nagaganto sila, tapos ako, nagnegosyo ako, nagchat ako, nagpo-posting ako, nagkikinig ako sa mga trainings na ganito. And you know what, don't be afraid, and wag kang ma-down na tipong sila may ganyang time, kasi dadating yung time na tipong maraming ka ng oras. Tapos sila, magtatrabaho na sila ulit kasi wala silang naipong pera nung panahon na may opportunity sila. Na tinake mo yung opportunity na yung oras mo, binigay mo para kumita ka ng pera instead na ngayong COVID, di ba, sa bahay ka lang, maghintay ka na lang sa ayuda ni Duterte. Di ba? Instead na magsaya ka ng oras mo, binigyan mo ng oras yung negosyo na to, be grateful na iba ka. Kailangan maintindihan mo sa sarili mo na hindi yan pahirap, alam mo yun, blessing yan, opportunity yan, and privilege na meron tayong ganito. Okay? Okay. Ito yung medyo nagtaka kasi ako kasi sabi ko nga sa inyo, it's been a very long time ever since nag-share ako. So, inayos ko lang tong PowerPoint ko kanina. After nun, syempre tuloy-tuloy, income, diba, travel, tapos tuloy-tuloy na, diba, kung ano na nang pinagagawa ko. Dumating na po ako sa time na gusto ko na magkaroon ng bahay. Dumating ako sa time na sabi ko, it's never too early for me to do these things kasi the more na mas maaga ako kasi I love challenge. Gusto ko yung challenge and gusto ko iba ko. Ayoko ng tipo na parang, uy, ginawa niya to so gagawin ko rin yan. Gusto ko talagang meron akong gagawin na hindi pa nagagawa ng iba. So, ganun yung paniniwala ko. So, etong picture na to, eto yung picture na
talagang pinaniniwalaan ko na sabi ko, ay, ito yung gusto ko maging itsura ng bahay ko. Ito yung gusto ko maging itsura ng kwarto ko. Ito yung gusto ko maging itsura ng sala. Ito yung gusto ko maging itsura ng dining area ko. And alam mo, from picture lang siya, pinaniwalaan ko talaga na yung picture, it will become a reality. After a few years po, ito po yung picture ng walk-in closet niya, nasa upper left corner. After a few years po, ito na po yung walk-in closet ko ngayon. Medyo hindi pa tapos yan kasi marami pa akong inadyaan ngayon. Marami pa akong mga bago dyan ngayon. So, yun na po yung walk-in closet ko ngayon. May ibang part pa po ng bahay na hindi ko pa na-picturean eh. Kasi medyo, lack of time talaga kasi hataw talaga yung ginagawa ko. Pero in the near future siguro, ipopost ko na rin yung iba. Medyo konti pa lang itong mga nandito. So, yung nasa picture sa left, medyo babalikan ko lang. Ayan. So, from ito, upper left corner, ito yung pinipicture ko. Akala ko parang isang area lang siya, maliit na space. Tapos biglang narealize ko na lang nung pinapagawa ko na yung bahay. Grabe din pala. Ang laki pala nitong space na napagawa ko na grabe. Parang iniisip ko pa lang. Siguro kung nag-aaral pa rin ako hanggang ngayon, siguro ni isang pwesto dito sa na to, baka hindi ko napagawa kasi wala pa ako income. Baka mag-start pa lang ako magtrabaho. Pero dahil trinabaho ko na siya, binigay na agad ni Lord sa akin. So, ayan. Yan po yung picture na isang walk-in closet ko. Ito, lately, ito yung best friend ko na isa na rin sa top earner ng grupo ko. Yan yung best friend ko na sobrang negative. As in, kung meron ka negative na best friend, ayun, ako rin po meron. Sobrang lala talaga niya na tipong sasabihin niya sa'yo na, oo, sasali ako, gagawin ko yan, pero mag-iipon muna ako, pero hindi naman pala totoo. So, yan yun. Sinurprise ko siya lately. Yan yung birthday niya. Isa na rin siya sa leaders ng grupo namin. Nakapaglabas na rin siya ng sarili niyang kotse. Nag-iipon na rin siya ngayon para sa bahay. So, ayan yung birthday niya na yan. Yan yung walk-in closet ko. So, pag may event ako or meron akong kailangan place na kailangan ko mag-picture or what, meron akong space kasi binigyan ko na yung sarili ko ng reward ko yan sa pagtatrabaho ko. Ito yung isang part ng room. So, kung makikita mo kanina yung picture ng kama na gusto ko, medyo, ito sinurprise ko naman si Lance. So, ito po yung partner ko na isa din sa top earner ng company ngayon. Kung di ako nagkakamali, last unofficial, parang top 4 siya and parang last official top 6 siya. Hindi kasi kami masyado nagsisilipan ng ganun eh. Kasi yung paniniwala namin, di ba yung trabaho ko, iba yung trabaho mo. So, ito yung rooftop namin sa taas. Yung nasa right naman yung isang part ng room. Medyo hindi ko na nakuha yung isang ibang area. Pero natupad naman yung picture na gusto ko sa left. And then after that, hindi pa rin kasi ako natutuwa. Dahil sabi ko nga, the more na gusto mo yung isang bagay, the more na pwede mo siyang makuha. Huwag mong lilitan yung mindset mo. Huwag ka lang mag-isip na pwede kang kumita dito 10,000, 30,000 a month. Huwag mong iisipin na ganun lang yung pwedeng ibigay ni Lord sa'yo kasi napakaraming pwedeng ibigay ni Lord sa'yo. Diba? Sabi nga nila sa lagi niyang toke, si Lord, ayaw niya pag humihingi ka ng maliit. Kasi pakiramdam niya, ganun ba kaliit yung tingin mo sa kanya? Ang gusto ni Lord, yung hinihingi mo yung malaki. Kasi siya na nga yung creator of heaven and earth. Siya yung creator nating lahat. Lahat ng meron tayo sa buong mundo ngayon, siya yung naglikha niya. Tapos manghingi ka sa kanya na napakaliit lang. Diba? So manghingi ka na sa kanya ng malaki. Kasi, diba, Abba Father, siya yung pinaka-God. Siya yung pinaka-Father natin na pwede tayo manghingi sa kanya ng napakaraming blessings para maging blessings din tayo sa napakaraming tao. So after the house, ayan, another step forward na naman ulit. Ito yung rest house namin. Ito yung lupa na binili namin sa Tanay Rizal. Diretso yung mulang po yun sa bandang Laguna, Santa Maria. So, 2 hours away from here. Sobrang ganda kasi sobrang foggy niya. Nakabili na po kami na 1,200 square meters na lupa dyan. And right now, ayan siya. So, we're overlooking ang taas-taas niya talaga. Na tipong kailangan mo talagang gumawa ng hagdan paakyat sa kanya. And after that, ayan, ito na yung buong area. Pinapatayo na po namin yung dream rest house namin dun ngayon. So since tapos na yung house, tapos na yung kotse, tapos na yung income, dream rest house naman po yung ginagawa namin ngayon. Ito yung, ito naman again, ito naman yung vision ko ngayon. So ito naman yung pagtatrabahuhan namin para maging, ito naman yung maging reality namin in the next maybe a few years or maybe a few months. We wouldn't know. Pero alam ko sa sarili ko na yung picture na yan, dadating ako sa time na from left and right na ulit yung picture ko na from before to after ulit. Basta meron kang magandang hangarin at hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa mga taong naniniwala sa'yo. Dadating at dadating yung pinagpipray natin na yan. Okay, so
again, yung sharing ko parang ano eh, no? Parang tuloy-tuloy talaga akong humahataw eh, no? Pero hindi po yan yung totoo eh. Reality is, hindi yung negosyo natin, hindi to yung tipo na parang madaling ano eh, madaling ikwento pero hindi madaling gawin. Madali lang siyang ikwento, pero hindi madaling gawin. Pwedeng maisip mo sa akin ngayon na tinag-share ako sa inyo, na sabihin nyo na tipong, ang galing, di ba, nagsimula sa ganito, tapos ngayon, ito na yung nangyari sa kanya. Hindi ganun kadali na dadating talaga na talagang susubukin ka talaga ni Lord, na talagang ipapaintindi niya talaga sa'yo na bibigyan ka talaga niya ng challenges, na talagang susubukin niya yung faith mo. Kasi, 2018 November, namatay po yung best friend ko na isa sa mga leaders ko. And that was a breakthrough talaga, na talagang yun yung panahon na talagang lahat ng yung tipong buong mundo ko bigla na lang ganun. Kasi bukod sa nawalan ka na, marami ka pang negativities na narinig sa paligid mo, na even yung mga taong akala mo tutulong sa'yo, lalo ka pang denown. Yung mga tipong akala mo nandyan para maging kakampi mo, pero hindi mo pala kakampi, di ba? So ang daming nangyaring ganun, talagang sinubok talaga ako ni Lord. Hindi ko to laging sinishare, and ayaw na ayaw ko na nag-share ng ganito, kasi ayaw na ayaw ko nag-share ng negativity. But I just have the urge talaga na nung nangyari talaga sa akin yun, sabi ko, ayokong may makakaalam nito, na for the longest time, iniiwasan kong kumausap ng tao. Dumating ako sa time na talagang nasa condo lang ako. From, imagine niyo, kumita na po ako ng 200,000, nagkaroon na po ako ng bahay, nagkaroon na po ako ng napakalaking income, kotse, and all. Binigay na po ni Lord sa akin yung lahat. Pero nung dumating talaga yung talagang challenge na yun, lahat ng positivity sa buhay mo, minsan kakainin ka talaga eh. So, nangyari po sa akin yun na dumating ako sa time na nasa condo lang ako, nasa four corners lang ako ng room na yun, wala po akong kinakausap kahit sino. Takot akong kumausap ng tao kasi pakiramdam ko may masasabi silang something na hindi maganda, na masasaktan ako, and the more na magta-trigger yung nararamdaman ko. So, ganun po siya kahirap. Nangyari po sa akin for more than a year. So matagal na panahon po talaga na tipong wala talaga, as in zero, hindi ako pumunta ng office, wala akong kinakausap, walang-wala. Na again, ayoko nag-share ng ganito, pero bakit ko sinishare sa inyo lahat ngayon? Kasi may possibility na, alam mo, may mga tao na maramdaman nila yun, or may mga tayo sa maramdaman mo, madadown ka na. Alam mo, huwag ka nang dumating sa point na mangyari pa sa'yo yung nangyari sa akin. Alam mo, kung mausap ka ng ibang tao, i-share mo yung naging problema mo, as much as possible, mag-pray ka ng sobra para hindi na mangyari sa... Alam mo, yung gusto ko lang i-share na sana hindi na mangyari sa ibang tao, na napakahirap po. Kaya, pag may problem ka, alam mo, mag-pray ka talaga ng sobra, kumausap ka ng ibang tao na makakatulong sa'yo, magbasa ka ng mga positive thoughts, malaki yung matutulong nun sa'yo, tapos ingudgud mo lang yung sarili mo talaga sa trabaho. Kasi pagka marami talagang positive na tao sa paligid mo, tapos pag mayroong mga nang negative sa'yo, alam mo, meron kang karapatang tanggalin sila sa buhay mo. Diba? Pag may mga taong nani-negative sa'yo, ng mga tao na nagsasabi sa'yo, hindi mo kaya yan, or ganto ka, or masama kang tao, or kung ano-ano man yan, meron kang karapatang tanggalin sila sa buhay mo. It's always your choice. It's your life. And you know what? That's what I did. I removed them from my life. Tinanggal ko sila. Sa Facebook ko, blinak ko sila. Di ko na sila kinausap. Tinanggal ko talaga sila sa buhay ko. And talaga nag-focus talaga ako sa sarili ko. Nag-focus ako sa magagandang bagay and sa mga taong nagmamahal sa akin. And sa negosyo na talagang mayroon ibibigay sa akin na blessing. And lately, August of 2020, this is really something I would always remember for the rest of my life. Kasi August 2020, that was 4 months ago, I decided to go back. Sabi ko, Lord, game na ulit ako. Gusto ko na mag-share ulit ng positivity sa lahat ng tao. Gusto ko makita nila na mayroon po mga tao na akala mo nakuha mo na lahat, pero susubukin ka, pero lalaban ka talaga. Kahit anong mangyari, kailangan lalaban ka. And after that, pagkabalik ko po, August of 2020, by the way, nung nawala po ako noon, dahil pinaghirapan ko talaga nung sobra for the past few years, kahit po nawala ako, tuloy-tuloy pa rin talaga yung income ko nun. Hindi lang talaga ganun kalaki kagaya before, pero tuloy-tuloy pa rin yung income ko, hindi talaga ako nasa zero. And ganun kalakas si Uno. Ganun siya katibay talaga, na ganun talaga siya kalaki yung opportunity na binigay sa akin ni Lord, sa atin ni Lord,
na hindi lang po sa akin, kundi meron ka rin nito. Ang sarap kaya pag nag-share ka, tas hindi lang ikaw yung, hindi lang sa'yo pwede mangyari yun. Na yung mga kausap mo, yung mga pinag-sharean mo, yung kinukwento mo, na pwede rin palang mangyari sa kanila yun. Ang sarap sa pakiramdam pag ganun. Kasi, hindi siya yung tipong, hindi mo siya maririnig as pagyayabang eh. Kasi yung pagyayabang, yung tipong niyayabang niya yung bagay na siya lang yung pwede magkaroon eh. Pero yung sa atin, kasi yung chineshare mo yung bagay na ikaw, pwede kang magkaroon, mas maganda, pasok ano yung meron ako, diba? So yun, August po pagbalik ko, 1 month po kumita ko ng 154,000 pagbalik ko pa lang. Nung talaga sabi kong game na ulit, pagdating ng August, kumita ko 154,000. Okay, pagdating po ng September, yung income ko ng August, kinita ko rin po siya ng buong 30 days ng August. Pagdating ng September, kinita ko po siya ng first 8 days lang. First 8 days, yung 154 ko, naging 154 din. First 8 days pa lang ng next month. And kung hindi ako nagkakamali, nung month ng August na yan, nung end of the month, ayan, kumita po ko ng 441,000. And before akong mawala, before na talagang dumating ako sa point na ayoko nang lumabas ng condo, sobrang takot akong kumausap ng tao, ang pinakamalaking income ko po ng 200,000 mahigit. Siguro mga 250, ganyan. Basta mga 200,000 lang mahigit. And akala ko yun na yun. Akala ko parang yun ay pinakamalaking blessing na pwedeng ibigay sa akin ni Lord, na tipong eto na yon, eto na yung income na talagang pinapangarap ko. Tapos, bigla ko binigyan ni Lord na sobrang laking challenge sa buhay ko, na akala ko, yun na yung end talaga ng ano, ng career ko, yun na yung end ng lahat ng bagay na meron ako. Pero nung nilaban ko pa rin talaga yung pangarap ko, meron palang ibibigay sa Lord na mas malaki after ng hirap, after ng challenge na ibibigay niya sa'yo. So kung na-challenge ka, alam mo, yung challenge na yan, tandaan mo, after niyan, merong malaking naghihintay sa'yo. Kaya huwag kang titigil. Huwag kang mapapaisip na tipong, eto yung challenge mo, tapos titigil ka, tapos magpapatalo ka dyan sa nangyayari sa'yo, or even sa mga nagsasabi sa'yo, or even sa mga nangda-down sa'yo. Yung mga taong nangda-down sa'yo, kahit sino pa sila, pwede mo silang tanggalin sa buhay mo. Tapos, i-focus mo lang yung goals mo, and tandaan mo yung challenge na yan, after niyan, may malaking naghihintay sa'yo. Pwedeng nagkukwentuhan lang tayo ngayon. Pwedeng the next few months, biglang nag-share ka na rin sa grupo namin ng sobrang laking success story mo. And I will look forward to that. Gustong-gusto ko na maraming tao na pareho ng ginagawa ko negosyo, kahit anong grupo ka pa, kahit anong grupo ka nang galing, basta iisang negosyo lang tayo. Ang sarap sa pakiramdam pag nakikita mong yung mga kagaya mong Pilipino na nangangarap, nakukuha yung pangarap dahil sa negosyo natin, di ba? So, ayan, that was my biggest income nung time ng September. Pagdating ng October, ewan ko kung September, October to, medyo bad ako sa date. Pero last time na nagkaroon ng One Impossible sa Uno, again, akala ko 400,000 na naman yung pinakamalaki, pero this time around, ang chineka ko po niyan 700,000 mahigit. Hindi ko na maalala yung exact na number, pero sure ako nandun yung sa post ko, pero 700,000 mahigit naman po yung naging income ko niyan. And grabe, yung wala na talaga akong ibang sinabi kay Lord kundi thank you kasi binigyan mo ako ng ganito. After that, syempre nagkaroon ng COVID, nagkaroon ng maraming calamities, lalo na lately nagkaroon tayo ng maraming calamity sa iba't ibang part talaga ng Pilipinas. And dahil sabi nga namin, pag binigyan ka ni Lord ng blessings, mas maganda mag-share ka sa iba. After po nun, nag-share po kami sa Cagayan, sa Tugigaraw na buong 10XM, nakalikom kami ng, kung di ako nagkakamali, naka 70,000 nalikom kami sa buong grupo namin, shinare namin sila sa mga nasalanta. At ang sarap pala sa pakiramdam na tumulong, yung binigyan ka tapos nag-share ka na nakita mo na parang worth it yung pinagtrabahuhan mo kasi kahit papaano nakatulong ka sa iba, hindi lang sa family mo, hindi lang dun sa mga tao nakapaligid sa'yo. Ang sarap sa pakiramdam. Alam mo yun, sobrang daming challenges talaga yung binigay. Pero wala talaga akong ibang i-share sa inyo kundi labanan mo lahat ng challenges na yan. Labanan mo lahat ng nararamdaman mo. Labanan mo, lalo-lalo na yung unang-una, labanan mo yung katamaran. Kasi yan ang pinakamalaking kalaban ko noong mga panahon na talagang stress na stress ako. Kasi ang laki talaga yung tipong ayaw kong lubayan ng katamaran.
mga panahon na yun. Alam mo yun, Enzo, iwanan mo na si Katamaran, makipag-break ka na sa kanya. Tapos, di ba, hanapin mo naman si Sipag. Di ba, parang hanapin mo naman yung kasipagan sa araw-araw na ginagawa natin. And yun yung, pag, ano, yun yung bigyan mo ng napakaraming, ano, napakaraming, ano mo yun, effort at time. Yung negosyo mo, at saka yung hard work talaga, that is something na talagang, si ano eh, si Lance kasi nagbabasa siya lagi ng libro. Yung Kobe Bryant na book, alam mo yung book ni Kobe Bryant na yon, something na talaga lagi niyang sinishare sa akin. Ang sabi ni Kobe Bryant sa kanila, kahit gaano ka pa kagaling, mas masipag pa rin ako sa'yo. yun yung something na sinare niya sa akin na hindi ko nakalimutan. Na kahit gaano pa kayo kagaling, mas masipag pa rin ako sa inyo. Kasi sabi ni Lance, lagi niya kinukwento yun, hindi importante kung magaling ka. Kasi kahit anong magaling ka, kung tamad ka naman, baliwala lang din. Pero kung, di ba, hindi ka man magaling, pero sobrang sipag mo naman, alam mo yun, lahat ng galing nila, maaaral mo yan. Maaaral mo yan, natitake note mo yan, magagawa mo yan, basta magsipag ka. Basta makipag-break ka, tama yung, medyo nagbasa ako, ngayon lang ako nag-check ng, ano, ng chat. Ayan, nakakatawa yung sinabi ng iba. Sige, makipag-break muna tayo kay Katamara. Wag nang, ano, mali yung sinabi kong muna, wag na, makipag-break na talaga tayo kay Katamaran. Kasi, di ba, kailangan doon na tayo sa kasipagan ngayong 2021, di ba? Lagi sinasabi, New Year's resolution, di ba, every New Year. So you know what? You don't have to wait for New Year. Hindi mo kailangan maghintay mag-January 1 para magbagong buhay mo. Di ba, meron ka pang panahon, December 13 pa lang ngayon, meron ka pang ilang oras at ilang araw para baguhin mo yung buhay mo ngayon. Kesa isipin mo na, ay, January 1 na lang ako hahataw, January 1 na lang ako gagalaw. Wag na, gawin mo na yan ngayon para January 1, nakabuelo ka na. Kasi alam mo, yan yung lagi namin sasabi sa leaders namin. Especially ako, pag nakausap ko yung leaders ko, sabi ko sa kanila, baka naman January 1 ka pa gumalaw kasi isipin mo na December naman, happenings naman, di ba? Christmas naman, ganito naman. Gumalaw ka na ngayon para yung Christmas mo ngayon, hindi nakagaya ng Christmas mo next year. Kasi yung Christmas mo next year, sobrang dami ng blessings yung ibibigay ni Lord sa'yo. Diba? Kung ngayon, eto yung budget mo for Christmas, next year, eto pala, grabe pala yung laki ng budget mo sa Christmas. Diba? Binigyan ka ng sobrang daming income. Tapos dumating yung Christmas time. Wait, last year Christmas, di ako masyado masaya kasi humato ako. This year, eto, 200,000 budget ko buong Pasko. Diba? Dahil gumato ka na ngayon, next year, excuse me, iba na dapat yung Pasko mo. So, 'di ba, wag mo nang intayin pa mag-January 1. Gumalaw na tayo ngayon para pagdating ng January 1, yung ibang tao akala nila tipong January 1 na ako hahataw, January 1 na ako gagalaw, unahan mo na sila. Para pagdating ng January 1, akala nila nagsisimula na sila, 'di ba? Na as a head of the game na sila. Hindi nila alam sila nasa gitna pa lang sila ng ano, ng field, papunta pa lang sila doon sa nandito pa lang sila sa start. Diba? Magsisimula pa lang sila ng January 1. Ikaw, nasa gitna ka na. Papunta ka na sa finish line. Kasi trinabaho mo na noong December pa lang. So, kung kaya mong gawin na ngayon, gawin mo na ngayon. Huwag mo nang intayin pa yung January 1. Diba? Ngayon na yung gawing January 1 mo. Diba? Kasi, tandaan mo to. Ito na yung pinaka-last part ng PowerPoint ko po. So, usually, medyo nag-i-stop na yung PowerPoint ko at this time, pero talagang gusto ko nga ibigay yung best ko sa inyong gabi. Gusto ko talagang lahat ng pwede kong i-share ko talaga sa inyong gabi. And ayoko kasi na masasayang yung oras nyo. Napaka, alam nyo, natutuwa ako sa grupo ninyo kasi tinitignan ko talaga. Alam nyo ako, nagsutok ako pero tumitingin ako. Lalo-lalo na yung mga itsura ng mga tao nakikinig sa akin. Nakikita ako kayo. Hindi nyo lang napapansin pero nagna-next ako kanina pa dito sa Zoom. Tapos yung participants nyo talagang hindi kayo umaalis. Yung tipong 36 participants tayo, nag-start hanggang ngayon, 36 participants pa rin tayo. Gusto ko talagang ibigay yung kaya ko ibigay ngayong gabi kasi gusto ko worth it yung oras natin. Na alam mo, pag tinapos mo itong training na to, pag tinapos mo itong talk ko na to, sinasabi ko sa'yo, meron at meron ka mapupulot dito na sana makatulong sa'yo sa araw-araw mo. Kasi this is something na hindi ko po sinishare. This is the first ever time na medyo mag-share ako ng nakaalis na sa topic ko. Kasi usually, ang topic ko lang naman, sharing ng story, ito yung nangyari sa akin, ito yung blessings na binigay sa akin ni God, ito yung mga bagay na medyo pinagdaanan ko ng time na nag-start ako. Pero ito yung mga bagay naman na medyo tinatraining ko na to sa grupo ko. Na hindi ko na to nilalabas talaga, pero gusto ko ilabas talaga to ngayong gabi para sa inyo. Hindi to marami, konti lang to actually.
Actually, kung magkaroon tayo ulit ng pagkakataon na makapag-share ulit ako sa inyo, diba? I-share ko naman yung iba. Pero ito talaga yung something na pinaintindi ko talaga sa grupo ko na kailangan intindihin mo to, kasi pag hindi mo naintindihan to, mahihirapan ka talaga humataw. So kailangan intindihin mo talaga mabuti to. At ngayon i-share ko sa inyo, again, kung pakinggan mo, okay lang, kung hindi, okay lang din. Pero pag pinakinggan mo ako dito, baka may malaking matulong to sa'yo. Kasi this is all my thoughts. Ito talaga yung mga thoughts na talagang usually leaders ko lang nakakaalam. Even hindi ko pa nga ito tinatraining actually sa buong grupo ko. Usually leaders ko lang talaga yung nakakausap ko. So ito yung lagi kong sinasabi sa kanila, na lagi mong tatandaan to. Once you stop working, you stop earning. So ngayon pa lang magplano ka na ng retirement mo. Alam nyo po, oh my gosh, share ko na to ngayon. Kayo po yung unang-unang makakaalam nito. Even grupo ko, hindi pa po nila alam to. Dahil lagi kong pinaniniwalaan to. If you can take a picture of this, if you can write this down kung hanggat kaya mo, baka sakali na pag nabasa mo to. Minsan kasi manakakalimot na tayo eh. Minsan tipong gusto mo alam mo na lahat, pero alam mo minsan yung notebook na pinagsulatan mo ng maraming thoughts na narinig mo, minsan try mo mag-ano doon. I-run through mo, tignan-tignan mo, tapos tignan mo yung mga sinulat mo doon. Minsan makakaisip ka, makakabasa ka ng something na, uy, ito pala inaral ko noon na ginagawa ko noon, ngayon hindi ko na ginagawa. Uy, pwede ko ulit gawin to ngayon na, uy, makakatulong to sa akin na, balikan mo. Kasi isa rin po ako sa mga ganyan, yung sulat ng sulat, tapos hindi nakakalimutan kong balikan. So, di ba? Mas maganda kung nasusulat natin, tapos babalik-balikan natin para marami pa rin tayong nababasa kahit papano. So, again, dahil nga pinaniniwalaan ko po itong once you stop working, you stop earning, you have to plan for your retirement. So ngayon pa lang po, at the age of 22, nagpaplano na po ako ng retirement ko ngayon. And sa sobrang plano ko po ng retirement ko, ako kasi lagi akong nagbabasa ng paano mag-save, paano mag-invest ng pera, saan mo ilalagay yung pera na kinikita mo. Kasi syempre, laki ng income mo eh. Hindi kasi ako gastador. I don't even buy things na hindi ko kailangan. Hindi ako mahilig bumili ng mga bagay na hindi ko naman kailangan. So, nag-indulge ako. Bibili ako ng mga bags na mahal, mga ano. Pero sobrang konti lang. Hindi talaga ako magastos. So, tinatabi ko yung pera ko kasi ang gusto ko talaga magplano sa retirement ko. And, etong unang-unang best ko pa lang po ito i-share ngayon. This week po, itong Monday, tomorrow morning, magpipirmahan na kami. Kababayad ko lang po last Friday. Ano ba ngayon? Saturday, Sunday. Nung Friday, nung isang araw, kababayad ko lang po. Itong Monday ang pirmahan namin. Since naniniwala nga ako na talaga kailangan i-plano mo na retirement mo, nagkaroon po kasi ako ng plan. Na ang plano ko, kailangan, bago ko mag-age ng 30, or even kung kaya kong 25, pero parang impossible eh. So doon ako sa 30. Bago ako mag-30, talagang meron akong iyatawag na passive income. Now, yung passive income na yon galing yon dito sa active income ko, which is yung uno, di ba? Which is yung negosyo na ginagawa natin, online system natin. So dahil nga po sa pinaniniwalaan ko na pag umistop ka sa pagtatrabaho mo, di ba? Hindi ka nakikita. So dahil sobrang dami ng income binigay sa akin ng uno, nag-start po ako 7998 po yung capital ko. And you know what? Nung Friday lang po, bumili ako ng isa sa first, marami na po akong nabiling mga lupa. Pero ito yung pinaka sobrang something na talagang hindi ko makakalimutan sa tala ng buhay ko. Kasi at the age of 22, nung Friday po, kabibili ko lang ng isa sa mga paupahan. So nakabili na po ako ng rental property nung Friday lang. And bago ko siya kunin, ang renta nung nagre-rent na sa 12,000. So i-renovate ko siya on Monday. Itataas ko po yung rate niya ng 18, mga 15 to 18,000. Kasi since apat na floor po yung buong bahay and may kanya-kanyang CR, may kanya-kanyang kwarto. So yung apat na floor po na yun, pwede mo sigurong paupahan ng medyo details na yung kinukwento ko, no? Pero sige, parang doon na lang tayo sa hall na papaupahan ko siya ng 15 to 20,000 a month nang wala po akong ginagawa. Kasi lagi ko talagang iniisip sa sarili ko, instead of buying this, instead of buying that, kasi yung car ko medyo matagal na sa akin eh. Yung boyfriend ko, yung partner ko na top 4 ng uno, yun, marami na rin siyang nabili, pero lately bumili siya ng sports car niya, dream car niya talaga yun. Pero ako, gusto ko siyang gawin, pero inuna ko muna tong isa sa mga dreams ko din. Magkakaiba naman tayo ng preferences eh. Pero ako, in my own preferences, yun po yung gusto ko. So bumili ako lately ng and binili ko po yun, hindi po hulugan.
hindi Pag-ibig, hindi nga po ako member ng Pag-ibig eh. Hindi ko alam kung paano. Kung matutulungan niyo ako, 'di ba? Pero search ko na lang siguro, pero hindi ako part ng hindi ako member ng ganun kasi binili ko po siya ng cash. So binili ko siya ng cash, gagawin ko siyang yung four doors na medyo i-renovate ko ng konti, gagawin ko siyang paupahan. So medyo check na ako kasi ang goal ko lang naman bago ako mag 30, meron akong at least 100,000 income sa mga paupahan na hindi ko inaasikaso every month kumukuha na lang ako ng pera. Kasi ang talagang seseryosohin ko, bibigyan ko ng napakaraming ano oras talagang itong online system na meron tayo. Kasi I will forever be grateful to this system kasi kung hindi dahil sa negosyo na to, hindi ko kayang bumili nun. Hindi ko kayang bumili kahit isa nun, kahit nga tong bahay, hindi ko kayang ipagawa, hindi ko kayang bumili ng lupa sa bundok, hindi ko kayang bilhin yun. Again, nag-start po ako, ang capital ko, 79981 account. Nag-7 accounts ako, nag-15 accounts ako. So yung 15 accounts na nilabas ko, way, way back, ilang years ago, yun na po yung pinaka last na naglabas ako ng pera. And wala na akong ginawa kundi trabahuhin siya, kumita, magtrabaho. And yung kinikita ko na yun, dun ko na po siya ini-invest. Na yun yung paniniwala ko talaga na ang sarap sa pakiramdam na meron kang something na negosyo na kahit kailan hindi na uubusan ng income na merong pwedeng magpasok ng... Ang gusto ko po kasi pagdating ako ng let's say 60, 70, ganyan, kung sakali man dumating man yung time na medyo kailangan na tayo ni Lord eh, yung mga anak ko at saka yung magiging pamilya ko, may mga mapapamana kong maganda sa kanila. Na again, gusto kong ipasa sa kanila na lahat ng ito, dahil to sa negosyo ng Uno. Dahil to sa Uno, dahil to sa company namin na years ago, 17 years old ako, sinimulan ko to. After a few years, ito na yung naging blessing na binigay sa akin ni Lord. So again, kung kaya mo mag-multiple accounts, huwag kang matakot. Diba? 17 tuloy. 15 accounts po ako ngayon. Investor package po ako ngayon. Tuloy-tuloy yung income ko kaya ako nakakabili ng ganito na kung hindi dahil doon, again, hindi po ako makakabili ng ganito. And 'di ba, tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon yung blessings kaya pag na-check ko na to, move on na naman ako susunod na paupahan na gusto ko. Hangga't kaya ko, bibili ako ng bibili ng mga ganun na hindi ko papabayaan 'tong negosyo na to kasi this is something na magbibigay na napalaking income sa iyo. Bakit ko siya na-share sa inyo para makita niyo na there's a big picture sa ganitong negosyo. Hindi ko, never ko naisip sa tala ng buhay ko na pwede kong gawin to. Never ko naisip na kaya ko to. Kasi again, ilang taon pa lang ako, 22 years old pa lang po ako. Wala pa ako masyadong experience sa maraming bagay. Ang experience ko lang itong negosyo na ginagawa natin. Kaya ibigay mo na yung best mo dito. Kasi pag binigay mo yung best mo dito, ibibigay niya rin yung best sa'yo. So, medyo... Sobrang dal-dal ko, no? Na-share ko na sa grupo nyo kahit na even grupo ko hindi pa nakakaalam na ngayon. I-share ko pa lang sa kanila yon, mag-post pa lang po ako ng about doon. Pero ayun, gusto ko lang din i-share sa inyo yun ngayong gabi kasi sobrang excited ako and gusto ko makita nyo na posible. Again, posible. Yung ginagawa ko tong lahat ng to, zero yung binigay sa akin ng magulang ko. Ever since nag-start po ako mag-uno, kahit piso, wala po ako hiningi sa magulang ko. Kahit ano, pag mag-outing kami, ako nga lagi nalilibre. Even pagkain, ako nga lagi nalilibre. Halos ako na nga, halos yung naglalabas tuwing nag-outing kami or every labas namin eh. Kasi hindi ako nanghihingi sa magulang ko. So in short, lahat ng meron ako ngayon, nag-iisa lang yung source of income ko dito. Uno lang talaga. Okay, so medyo mahaba na tayo doon. Share ko lang tong mga next na ano. Dito po ako nag-start. This is one of the reasons why I was really able to make a great income sa gantong negosyo. Kasi meron po akong something to look forward to. So, nung time na nag-start ako, meron kasi akong something na talagang, eto hindi ko to sinishare sa lahat. This is the first time na share ko to sa ibang group. Ang nakakaalam lang nito, again, yung leaders ko. Meron po akong tinatawag na reward. So, yung reward na to, ginagawa ko lang siya pag na-hit ko yung income ko. Kunyari, first 50,000 na income ko. Kunyari, ngayon, let's say, pinakamalaking income ko, 20,000 lang. Pag kumita ko ng 50,000 sa isang buwan, na-check ko yung unang-unang ano ko, reward ko. So, ano yung unang-unang reward ko sa 50,000? Ikaw, bahala. Gusto mo, pag nakahit ka ng 50,000, bibili ka ng bagong damit, bagong sapatos, itatravel mo yung family mo, or mag-outing kayo, or gagastusin mo sa ganito. Something na gustong-gusto mong gawin na hindi mo pa nagagawa. So, pag kumita ka ng 100,000, ganun na naman ulit, meron kang something na gagawin mo or bibilin mo na never mo pang nagawa. Nagagawin mo ngayon dahil na-hit mo to. Ngayon, hanggat hindi mo na-hit yan, hindi mo gagawin yan. Hanggat hindi mo kinikita yon, hindi mo gagawin kung ano man yung gusto mong gawin or even yung gusto mong bilhin. Kailangan talaga yung self-discipline, sobrang laking part nito sa
sa ganitong negosyo, kailangan talaga yung income na kikitain mo, kung meron kang gustong bilhin, kailangan itulong yung income mo. So again, reward. Kung kaya nyo i-take note to, mas maganda. Kung sakali man na pwede nyo itong gawin, pwede rin hindi. Again, sinishare ko lang siya. Just in case you want to do it, pwede naman. Okay, so ito yung last part po ng negosyo din ng, ano, ng aking PowerPoint. Ito po yung mga sacrifices of new businessman and businesswoman. Ito yung pinaintindi ko sa leaders ko na pag mag-start ka ng negosyo, ito talaga yung mga kailangan mong i-sacrifice. Kailangan mong intindihin na ito yung mga bagay na kahit anong mangyari, kailangan maintindihan mo talaga na isasakripisyo mo talaga to. Na lahat ng nagnegosyo talaga sinacrifice to. Ngayon, kung gusto mo kumita, sacrifice mo to. Kung ayaw mo kumita, ikaw bahala. Pwedeng hindi na, diba? So, ayan, unang-una po, pera. Talagang sacrifice talaga tayo ng pera kasi noong time na nag-invest tayo, diba? Naglabas ka talaga ng pera. Pero alam mo, bakit sobrang tuwan-tuwa ako na nag-invest talaga ako dito? Nag-15 accounts talaga ako kasi, again, inflation rate. Yung pera mo, kung iwanan mo siya ngayon ng 100,000, after 10 years, yung 100,000 mo, 100,000 pa rin po yan. Pero yung nabibili niyan, mas konti na lang kaysa mabibili mo ngayon. Parang before, di ba, nung time na naalala mo ba yung mga kwento ng mga lola natin, di ba, ang kwento nila, dati yung piso, pamasahin na namin sa jeep yan. Ngayon yung jeep, 10 pesos na ba? 8 pesos na? Ngayon yung jeep, gato na, di ba? Dati nung ako, ang medyo naalala ko, bata pa ako, ang special sa tricycle, 12 pesos lang. Ngayon, ang special sa tricycle, parang 17 to 20 pesos na. So, dahil sa inflation rate, tumataas yung mga bilihin natin. Ngayon, kung yung pera mo, naka-standby lang dyan, nakalagay lang sa banko mo, after 10 years, after 5 years, yan pa rin yung presyo niyan, pero yung mabibili niyan, konti na lang. So, kailangan talaga, magne-negosyo ka, magsasacrifice ka talaga ng investment. I-invest mo. Huwag mong i-store lang, i-invest mo yan. Ipasok mo yan sa negosyo. I-15 accounts mo yan, di ba? So, that's number one. Number two, pamilya at kaibigan. A lot of people, they will not support you. And never let the lack of support deter your mission. Na just because your parents, your family, your children, a lot of people that surrounds you, hindi sila naniniwala sa'yo, eh, doesn't mean na hindi mo na-achieve yung success mo. Huwag mong papabayaan na yung pamilya mo at mga kaibigan mo na nagda-down sa'yo, yung maging dahilan kung bakit talaga maging failure ka. So talaga sa negosyo, isa-sacrifice mo talaga sila. Talagang hindi sila maniniwala sa'yo. Pero kailangan talaga maintindihan mo na sakripisyo talaga. Hindi ka man iwasan ka man ng kaibigan mo, awayin ka man ng pamilya mo, sacrifice talaga, ganun talaga. Pero pagdating sa huli, lahat yan magiging okay din. Number three, free time. Kung dati may time ka lumabas, may time ka na manood ng movie, may time ka na magkaroon ng me time, ngayon wala na kasi may negosyo ka na. So, huwag mo nang sayangin yung oras mo na kung ano-ano lang yung ginagawa mo, ibigay mo na sa negosyo mo. Yung free time mo, tanggalin mo na yan kasi kailangan talaga naka-focus ka lang sa negosyo mo. Siguro yung pinaka-free time mo, exercise lang or 10-minute break lang, ganun lang talaga yung free time na magkakaroon ka. Again, kung naiintindihan mo, kung negosyante ka talaga, maiintindihan mo to. Kung gusto mo talagang kumita, maiintindihan mo to. Pero kung feeling mo sa mga sinasabi ko ngayon, parang masyado naman OA yung mga sa-sacrifice na yan, parang ganto-ganyan naman, ikaw bahala. Pero kung talagang gusto mo talagang kumita sa negosyo, ito talaga yung sa-sacrifice mo. Number four, comfort. Kung dati, ayaw mo mag-chat, ayaw mo nang na nagpapaliwanag na negosyo, ayaw mo nang na-turn down, ayaw mo nang nare-reject, ayaw mo nang inuutusan ka ng gagawin, or hindi inuutusan eh, ayaw mo nang ginaguide ka sa gagawin mo, ayaw mo na meron kang pinakikinggan, well, now, iba na po. Tatanggalin mo na talaga yung comfort zone mo, makikinig ka na sa coach mo, di ba, kakausap ka talaga, magpo-post ka talaga, mare-reject ka talaga, and you have to understand na part yan na negosyo natin. Okay, so you have to be willing to sacrifice these things para maging successful talaga tayo. Kasi it's never about the money, it's all about the freedom. Lahat naman ng pinaghihirapan natin, hindi naman to pera eh. Pero yung freedom na anytime, gusto mong puntaan yung family mo, gusto mong bilhin to, gusto mong iregalo to, gusto mong bigyan ng ganito yung pamilya mo, gusto mong bumili ng pagkain, gusto mo ng komportabling bahay para sa pamilya mo, yun naman talaga lahat yung nilalaban natin. So again, maraming salamat po sa oras niyo ngayong gabi. Medyo napatagal ako eh. Medyo napakarami. Grabe, no? Dumami pa kayo sa Zoom. Welcome sa mga bagong pasok. Saktong-sakto po, tapos na ako. So, maraming salamat po sa grupo ng Heat Spe-
especially kay upline Mark Colmano na isa naman sa isa talaga sa mga nilulung up ko sa negosyo natin. Sobrang privilege na nakapag-share ako sa grupo nyo. Sana meron kayong kahit na isang bagay na natutunan sa akin na makakatulong sa inyo. So anytime na may kailangan kayo, yung buong BBC 10XM, we are all open na mag-share sa inyo. We are all open na, alam mo yun, na magtumulong sa iba't ibang business partners natin na gusto rin kumita ng malaki. Diba? So lahat talaga, all grace to God. Maraming maraming salamat sa inyo. Good evening and good night everyone. Ayun. So maraming maraming salamat po, Upline Aya. Upline Aya, okay lang ba before ka mag-leave? Okay lang ba mag-picture po tayo kasama ka? Sige po, Up. Yan, yan. So guys, open nyo po yung inyong camera para po makita ang inyong ganda at kagwapuhan. Yan. So sign po tayo ng 4. Yan, 4. So 2,000 page kasi ito eh. So unang page muna. Ganito, Up. 1, 2, 3. So paste ko lang po. Saglit lang. So first page and then second page. Sign 4 ulit. 3, 2, 1. So yan. Okay. So guys, pwede kayong makapag-unmute. Sabay-sabay naman natin sabihin. Upline Aya, thank you. Yan. Thank you po. You're welcome po. Marami thank you, Ma'am Aya. Thank you. Upline Aya, salamat sa privilege na makapag-unmute. Thank you. Grabe. Thank you for sharing. Grabe. Thank you po, Idol Aya. Thank you, everyone. Po. Oh, bye-bye. Bye-bye. Yan, grabe no. Actually, sa totoo lang no, sa almost inoobserbahan ko din kasi yung ating participants, hindi talaga siya bumababa kanina ng 36, naging 37, naging 38, hanggang sa naging 39,000 yan kanina. Pero still no, nakaka-inspire. Especially kung talagang napakinggan mo from the very start yung ating speaker, nakaka-motivate, na nakaka-inspire at the same time naman din na alam mo yon, na masasabi mo talaga na ang galing. Kasi especially, I super appreciated yun kasi nung pumasok din ako sa negosyo natin, konting kwento ko lang, no? Para dagdagan ko lang sinabi ni Aya. At the age of 23 years old, nung pumasok ako sa negosyo po natin. And then, if I given a chance na maibabalik yung panahon, oo, nung 18 years old ako, kung makikita ko po yung negosyo, I will do the business. Kaso, syempre, may kanya-kanya talaga tayong mga panahon eh. Kung kailan mo talaga makikita yung opportunity eh. Wala naman po yan sa edad. Di ba? Kahit anong edad mo, na ngayon ay nandito ka, that is the perfect time para pwede mong baguhin yung takbo ng buhay mo. And then, ayon nga dun sa ating speaker nga po kanina, nakaka-inspire lang kasi at the age of 17 or 18, di ba? Pero ngayon, at the age of 22, for almost 4 or 5 years na, ang laki na ng pinagbago. Gusto ko maintindihan mo yung napansin ko sa haba ng sasalita yung ating speaker. Matured na siya mag-isip. Matured na siya gumalaw. Matured na siya magsalita. At matured na siya mismo na kumilos. Kasi nasasabi ko to sa ilang mga toko kahit noong mga dati pa, ang ganda ng negosyo natin kasi yung mga bata o yung mga binata at dalaga or mga teenager, the moment na mapasama mo sa ganitong negosyo, talagang sila'y magmamatured sobra. Kasi ang environment nila ay talagang may iba. Kasi ang mga kasalamuhan natin dito, puro mga negosyante mag-isip eh. Mga alam mo yon, parang tipo na malawak mag-isip, puro pangarap ang pinag-uusapan. Normal lang naman na minsan pag-uusapan talaga natin ay pera because this is business eh. Hindi kasi to love life, hindi kasi to teledrama, di ba? So especially, ang laki ng factor or ang laki po ng ano, impact sa kanya nung environment na nagagalawan niya. Pansinin mo, sa lahat ng mga nakikita mo sa habang nagsisimula, kahit bata, kahit may edad man yan, ano, babae man yan or lalaki man yan, ano man edad man yan, pag nabago ang environment niya, unti-unti magbabago din yung thinking niya, yung pagsasalita niya, yung pananamit niya, paggalaw niya, all. Talagang magbabago at magbabago. Ganon kaganda yung negosyo po natin. Kaya nakita ko sa may Facebook kanina, yung parang tipo na iba yung impact ng mga taong lagi mong nakakasama. Di ba? Meron nga ako noon na
meron nga ako noon na quote. Mamaya papasa ko sa GC natin. Yung salitang tropa. Oo, yung salitang tropa. Tropa, it means mga kaibigan. Nakalagay din po yun sa Bible. Mamaya share ko na lang din po sa inyo. Piliin mo yung right environment para sa'yo. Piliin mo yung right people na sasamahan mo. Piliin mo yung tamang tao na papakinggan mo. Kasi malaking factor yon para ikaw ay mag-grow. Para ikaw ay umunlad, mag-prosper, ika nga natin. So yun yung nakita ko nangyari kay Apaya, na even kahit sila ni Aplance ay super bata, kahit former estudyante, pero sa panahon ngayon, grabing grabe yung kanilang resulta. Talagang pang ano eh, pang retirement na talaga yung kanilang kinikita eh, di ba? Parang yung kumita ka ng kalahating milyon sa lumisang buwan, makabili ka ng sasakyan, makapagpatayo ka ng dream house, makabili ka ng ano yun, ng mismong ano mo, lote, tapos ngayon ang iniisip mo is parang tipo na yung pera mo na kinita, anong gagawin mo para lumago na lumago na lumago. Yun yung mga thinking ng mga taong gustong mag-retire ng maaga. O yun yung mga thinking ng mga taong 6 years old na and above, di ba? O imaginein mo, yung thinking ng 22 years old, ganun silang mag-isip. Ano ang malaking epekto? Environment. Kaya nga sabi ko nga eh, kung ikaw ay magulang, katulad ko, kung ikaw ay magulang, mas maganda kung yung anak mo maisama mo sa negosyo ginagawa natin, kasi magmamatured at magmamatured sila. Don't hesitant. Kasi alam ko rin naman na ikaw, ayaw mo naman mahirapan yung anak mo na maranasan niya yung mahirap na pagtatrabaho, di ba? So much better na mas maganda makapag-business siya at alam mo yun, marami siyang matutunan, di ba? Nandagdag ko lang din doon sa sinabi rin ni Upline Aya, malaking factor na nakatulong sa kanya para siya'y kumita ng malaki because of the 15 accounts preparation. Diba, lagi nga po namin sinasabi, we don't believe on luck. Hindi po kami naniniwala sa swerte. Wala pong swerte. We believe on preparation. The moment na nakaprepare na maganda yung account mo, the moment na nakaprepare na maganda yung perfect structure ng 15 accounts mo, that is the best time na pagdating ng araw, napakalaki ng income po na ibibigay sa'yo. Not now. Diba, katulad niya sinabi nga ni Apaya, diba? Para kang magtatanim ng buto. Hindi yan kinabukasan, tutubo agad. Ang tawag doon, munggo, naging toge na agad kinabukasan. Ang tinatanim mo rito ay mangga, buto ng mangga. Yan ay didilagan mo, papaarawan mo, bibigyan mo ng fertilize, ng hard work sa madaling salita. At sooner or later, makikita mo yung fruitful, yung kanyang napakalaking income na ibibigay para sa'yo. Kaya nga, salute po ako sa mga naka-perfect 15 accounts po dito. That is the right decision na gagawin mo because this is business can give you an unlimited income. Yes, tama po yung narinig mo. Unlimited income. Unlike sa work, di ba? Hindi ko naman po sa pag-aano, kung magkano lang yung pinilapan mo or pinirmahan mo sa kontrata sa work mo, yun lang yung sasahurin mo. Kahit tumambling ka pa sa may harapan ng boss mo, that is real, yun lang ang sweldo mo. Ang sa atin po, unlimited income. Tsaka nakaka-motivate yung sinasabi nila, di ba? Meron silang tinatawag na 10XM time. 10XM time. Sa atin, meron po tayo din nun. Iba lang po ang term. Ano yung ginagamit natin na term? 10, 5, 5, 3, 1. Yun po yung aming term. Baka napapansin mo, kasama ka sa At The Moment Hits. Diba? Nire-remind ko. Friendly reminder. An upline reminder. 10, 5, 5, 3, 1. Mm-mm. Kung hindi mo pa gaano kabisado yun, bigay ko na sa'yo kahit papano, 10 minutes pray, 5 person na mag-a-add ka ng friend, 5 na taong share-sharean mo ng negosyo, gagawan mo ng GC, i-video ko, lalatagan, 3 follow-up na kinabukasan na kahapon kausap mo, and then 1 post sa may Facebook or GC. 10, 5, 5, 3, 1. Ang tawag po nila doon, other term, 10XM sa grupo nila. 10XM time. Sa atin, 10, 5, 5, 3, 1. Oo, that is the daily task na once na ikaw na talagang ginagawa mo negosyo, make sure na kailangan nagagawa mo siya sa loob ng isang araw. Kahit ikaw ay napaka-busy sa trabaho, no problem. Kasi pwede mo siyang gawin naman pag may bakante ka eh. 10, 5, 5, 3, 1. Just always check yourself.
Kasi malaking factor yon na yun yung magbibigay sa'yo ng income. At pag yan ay kinontinuous mo, pag yan ay ginawa mong persistent na paulit-ulit, trust me, magiging madali na lang para sa'yo. Oo, magiging madali na lang para sa'yo. Di ba? Then, don't underestimate syempre yung power of consistency. Di ba? Then, ayun, yung sinabi nga rin po, dagdagan ko na lang din, no? Napakaganda nun yung binabasa ng kanyang partner na kay Kobe, yung Mamba Mentality na book. In short, yung sinabi po ni Apaya, kahit gaano ka pakagaling, mas masipag ako sa'yo. Yun po ang totoo sa negosyo po natin. Hindi po tayo pagalingan, kapatid, or 34,000 participants, hindi po tayo pagalingan. Hindi rin po tayo patalinuhan. Ang negosyo po natin, pasipagan. Kahit ikaw ay napakagaling mo, graduate ka man ng cum laude, or kahit anuman profession na natapos mo, kung ikaw ay meron tinatawag na katamaran sa katawan, tatalunin ka ng mga taong masisipag. Kahit hindi sila matalino, kahit hindi sila magaling, pero dahil meron silang kasipagan, mauunahan at mauunahan ka pa rin. That is the big example ng mga taong successful sa negosyong ginagawa po natin. Kaya nga sabi ko nga, no, kasi the moment na masipag ka mag-aral, masipag kang umaten ng Zoom gathering, masipag kang magpa-coach sa mentor mo, masipag kang magpaturo, magpa-plano, masipag kang umaten ng mga gathering, sa madaling salita, magiging successful ka dito. Basta marunong ka lang makinig at sumunod at meron ka dalang-dalang 100% na kasipagan sa katawan. Kasi syempre, tao lang din naman tayo, di ba? May mga tao din naman na, syempre, alam mo yan, pag gising mo na umaga, medyo hindi magandang gising mo, may masakit sa katawan mo, kaya tinatamad ka, labanan mo. And then, ito yung lagi kong binibigay na example, di ba? So, ano yung example na yun? Pag dumating yung time na ginagawa mo na yung negosyo, meron kang nakaset na activity, meron kang kliyente kailangan mong kausapin, meron ka dapat gagawin. Pag dumating yung time na sinasabi ng katawan mo, mark my word, pakinggan mo sasabihin ko, baka makarelate ka. Pag dumating yung time na sinasabi ng katawan mo, mamaya mo na gagawin, pass na muna, bukas mo na lang siya gagawin. In short, tinatamaan ka or hinihikayat ka ng katamaran ng katawan, promise, mark my word, labanan mo. Labanan mo. Bakit? Yung gagawin mo na activity na yon, yung kliyente mo na kakausapin na yon, at yung project na mismo aasikasuhin mo, promise, doon ka magpo-prosper at bibigyan ka ng blessings. Tinetest ka lang kasi ng pagkakataon. Kung dapat na bang ibigay sa'yo yung blessings or hindi pa. Kasi pag nagpatalo ka doon sa tinatawag na katamaran ng katawan at hinihikayat ka na huwag mong kausapin, ipagpabukas mo na lang, huwag mo na gagawin, trust me, madedelay yung success mo. Madedelay yung blessings na para sa'yo. I mean it. Maraming beses ko na po siyang na-try. At trust me po, sipag. Labanan mo yan. Sipag lang po ang katapat niyan. Oo. Gusto mo yung 6 digits income na nakita mo kanina? Gusto mo yung resulta? Gusto mo yung mga bagay na meron din sa mga international top earner? Sipag lang po kapatid ang kailangan. Wala na pong iba. Hindi po pagalingan. Pasipagan po dito. At kailangan willing kang makinig at willing kang sumunod. Diba? So, ang ganda ng ating sharing for tonight. So, syempre, before I end, ako lang po ay magre-remind po para po sa lahat. Syempre, hindi naman pwede mawala yan. Okay? So, magre-remind na lang po ako. Mag-share screen lang po ako. Okay? So, anyway, share screen ko lang po muna. Yan. Okay. So, magaling ko muna to. So, ito po. Reminders lang po tayo saglit. Pasuyo lang po ako sa mga core leaders. Pa-mute lang po yung nakapag-unmute. Okay, para kahit pa paano po, tahimik. Yan, teka, i-ano ko lang po. Yan. So anyway, reminders lang po ako para po sa ating lahat. So first, syempre, so like what I said, lagi ko itong sinasabi because we have a new participants. We have a new na nakikinig po ngayon, hindi lang po dito. Kasi even my YouTube channel, may nakakapanood po tayong mga business partner. So kailangan din po natin silang i-remind.
because we are on the online world na, okay, from the offline to into online, ang ating pong Facebook, ang isa po sa malaking factor para tayo ay makakuha ng malaking prospect. So, nare-require ko po, ulitin ko, nare-require ko po, each one of you, ang cover photo mo at ang profile picture mo, lagyan mo siya ng Saviour's Power for System na logo. Bakit? Malaking factor kasi na ma-curious ang iyong prospect o yung mga Facebook friends mo about Saviour's Power for System sa ating branding. Yan. Kasi, actually, maganda yan. Kasi, the moment na makita yun ang mga prospect mo, maku-curious ka agad sila eh. Ano ba yung Saviour's Power for System? Kung wala ka pa niyan, sa iyong sponsor, ikaw ay magpasend ng picture at ng frame. Actually, yung sa may cover photo, ina-upload na lang naman yan. Madali lang yan eh. Yung sa may ad frame, sasendan ka lang ng link, i-add frame mo lang yan, try it lang, and then make it permanent. Oo, para kahit pa paano, so meron ka niyan. Hindi, wala siyang kinalaman sa pagyaman. Lagi mo sinasabi. Pero malaking factor kasi yan para makabuo tayo ng malaking momentum at mag-prosper ka din, kasama din namin pag isa lang ang tono natin. Oo, naka-uniform tayo kumbaga. Okay, next. HGS International or HITS International group page natin. It's a group page for all members. Putol-putol po ba? So anyway, check lang din po natin kasi naka-record naman din to. So HITS International group page. So make sure po na tayo ay mga naka-add po dito or naka-join once na ikaw ay official member na. Okay? So kasi dito natin ina-upload yung ating mga recorded videos eh para pwede mong mapanood. Okay? Then the moment na ikaw ay member na dyan, make sure to invite or magpa-join ka ng mga kapwa mo rin member na downline. Okay, huwag ibang tao ha. So invite mo sila para makapasok din sila dyan. Make sure as bilang upline, yung mga downline mo na may account na, make sure naka-join sila dyan para pwede nilang mabalikan yung ating mga recorded videos. At the same time para ano nila, napapanood nila at mabalikan nila. Alam mo ba, napakalaki ng factor ng online na ginagawa natin kasi nakakapag-build tayo dito ng leverage. Oo, nakakapag-build tayo ng leverage po dito. Kaya mas maganda, so ma-i-add mo sila dyan. Okay, next. So ayan, Saviour's Power for System, Extra Income Online Legit Negosyo. So dyan naman po tayo yung ating mga prospect ilalagay. So make sure syempre naka-join ka dyan. Then make sure na ikaw ay nag-i-invite syempre. Ito, it's unlimited po. At 20 to 30 person every day na mga prospect mo, i-add mo po dyan. Kasi malaking factor po yan para ma-curious ang inyong mga kliyente. As of now po, ako na po magsasabi sa inyo, may mga naghahaw na, may mga tao nagtatanong na ano ang Saviour's Power for System, paano siya kumikita, ano dapat gawin. Trust me, the moment na na-search ko po dyan yung pangalan at nakalagay, added by, example lang, Bregan Dale Sadje, sa kanya po yun mapupunta. Oo, hindi po yun sa akin. Because siya yung nag-add, siya yung mismo nagpa-accept dyan, nag-invite. Oo, kahit na hindi ikaw, I mean kahit na iba yung nakapaglatag sa kanya, pero dahil sinerge natin dito, siya yung nakapag-invite doon, sa kanya yun mapupunta. So make sure na syempre, make sure na mag-invite ka. Huwag mo lang basa-basa lang sila pag-join. Pa-invitein mo para kahit papaano, so makita yung added by. Okay? Then sabi ko nga, invite. Tapos, ayan, 20 to 30 person every day. So make sure that. Okay? Then, yung ating mga pinopost po dito, makikita mo naman, kung ikaw ay nagsisimula at wala ka pa naman mapost, i-copy mo yung caption namin, yung picture na yan, isave mo sa phone mo, and then upload mo siya sa iyong timeline. Yan. Para kahit papano, may pang-post ka na. Tanggalin mo na lang yung link. Lagay mo na lang, message me directly or PM me directly na lang para sa'yo mismo magtatanong na. So, yan yung pwede mong pang-post. And then, make sure po, ako suggest ko lang din, tag the specific person na gusto mong makita. Kumbaga, sabi ko nga, huwag mo nang gawin yung nakikita mo na 91 person or 91 na nakatag na others kasi mare-restrict ka ni Facebook. Ako ay na-restrict na. So, ilan na lang po yung aking tinatag. So, make sure po na yung specific person na lang na gusto mo makikita ng post mo, yun lang itatag mo. Huwag mo nang damihan pa. Kasi mahirap naman kung yung Facebook mo,
madideactivate ang dahil sa pagtatag mo, di ba? So, wag na makulit. So, hindi na ako makulit dyan kasi ilan na lang tinatag ko, yung specific person na lang. Then, ayun, don't forget to like, comment, and then mention the name of your friends na gusto mo makita ng ating post doon sa Savers Power for System group page natin. Okay? Then, once na ikaw ay may kliyente, so napakadali po nito kahit bago, make sure you have to create a GC. Ikaw, yung upline mo, at yung kliyente mo. Tapos send mo na dyan yung video na sinend sa'yo ng sponsor mo para pwede niyang mapanood na yung mga video ng kliyente mo. So the moment na mapanood niya, always do a video call for closing advice. Dadagdag ko lang po. Useless ang paggawa mo ng GC na to. Useless ang pag-create mo ng GC na yan na send mo yung mga videos, na send mo yung information about sa Savers Power for System kung hindi mo siya matatawagan or kung hindi mo siya ma-video call. It's useless. Iba pa rin talaga pag nakausap mo pa rin talaga as video call man lang, kahit nasa probinsya yan, kahit nasa ibang bansa yan, pag merong closing advice yan, malaki ang factor na mapasali mo yan. Okay? So always do a video call after mo makapag-create ng GC at masendan yung mga video. Okay? Next. Then yan, don't forget the 10-5-5-3-1, our daily task. Oo, di ba? 10-5-5-3-1 time. So every day po yan. Kailangan make sure na gagawa mo po yan. 10-5-5-3-1. Andyan po lahat nakapaloob na yung basic na ginagawa po natin. Okay? Then, ayan, eto, dinagdag ko na rin po ito. Ako po yung maglalambing sa atin po mga 30,000, ilan ba tayo dito? Sa ating 30,000 plus na participants, ako po yung maglalambing na subscribe kayo sa ating YouTube channel. Hindi ko po ito para sa kung ano paman. Because dito tayo rin nag-a-upload ng ating mga videos na kine-create or mga ginagawa na gathering para yung link na to pwede mo siyang ma-share sa iyong mga prospect kahit mga nasa abroad sila pag hindi nila napakinggan, so pwede nila mabalikan. So make sure po na nakasubscribe ka po dito kasi every after ng ating gathering, ako'y nag-a-upload dyan. So make sure para updated ka, don't click to click the subscribe button and then the click na ring bell. So yan, sa may YouTube channel tayo, search mo lang Mark Pulmano Projects, andyan naman po siya. Okay? Then, ayan, alam naman po natin yan, 1M Possible, tapos na yung ating clicking. December 18 po ang ating video shoot. Congratulations po sa ating mga sa ating mga kasama ng 1M Possible sa December 18 Friday. So meron tayong video shoot diyan. Okay, hindi na po yan 1 PM, medyo iaaga po natin. Video shoot ang 1 PM pero ang releasing ng cheque ay alas 10 ng umaga. Oo. Para matapos tayo kaagad kasi 40 plus person kasi yun eh. Syempre para lahat po makuhanan. Okay? Then hindi ko na pe-play yan. Ayan. It's the most wonderful time at Savers Power for System sa grupo natin sa HITS. So ito po, lahat po na may mga direct equivalent to 1 point equals no meron siyang 1 Christmas basket. So from time to time, ina-update po namin ito. Gusto ko lang i-qualify or congratulate po yung ating mga qualifiers. Si Ma'am Dory Dimailik, congratulations ma'am. Si Ma'am Virgie Mirabel, congratulations po Ma'am Virgie. Congratulations, Ma'am Mi Cunyado. Meron siyang 2 directs na. Grabe ah, may 2 directs na. So, si Bregan Dale Saji, meron na rin pong isang direct. Congratulations. Si Ma'am Jenny Arellano, meron na rin pong isang direct. Congratulations po. Sino pa ba? Si Sir Ramon Belo, meron na rin isang direct. Congratulations po. Okay? Then, kung meron man po akong hindi po nasabi po dito, just to update me ha, para kahit papano po, ma-update po natin siya from time to time na ating tayo nag-gathering, i-remind po natin. So congratulations po sa mga may direct na po ngayon kasi may Christmas basket ka until December 20 po yan. Okay? Then, ano pa? Maintain and win. So sa lahat po ng ating mga nagme-maintain sa ating Uno Premier na Hits Premier natin. Okay? So, 2 directs kay Ma'am Virgie, pa-verify po sa akin, pa-send lang po sa akin yung screenshot at the same time yung proof. Okay? So yun po, pa-send lang po. Then, qualifiers po sa ating maintain and win. Congratulations Sir Ramon Belo, meron na yan 1 entry. Okay? Si Sir Bregan Dilsaje, meron na ring 1 entry.
Sino pa rin? Si Ma'am Jenny Arellano, meron na po siyang 2 entries. Okay? Sino pa? Si Ma'am Dory Di Mailig, merong 1 entry. Congratulations. Ma'am Connie Peralta, meron siyang 3 entry. Grabe ah, 3 entry. The more entries you send, the more chances of winning, syempre. So, sino pa ba? Si Ma'am si Sir Jeric Mendoza, meron 2 entry na. And then si Ma'am si Sir Nestor Abestado, may 1 entry. Sir Alfie Abellera, merong 1 entry. Yan. So, from time to time, again, kung hindi man kita nabanggit, pa-send po sa akin yung ano, yung proof na ikaw ay nakapag-maintain kay Ma'am Ria. At the same time, yung direct po, ulitin ko po, screenshot the direct and then yung sa account po ng tao nag-direct po. So, yun po, para po, proof po yun para masama po natin. Okay? Then, ayan. So, one, ang ating face mask na Savers Power for System ay highly recommended po na maganda magkaroon ka nito because this is our branding at gagamitin natin siya for mga activities po ng buong grupo natin. So gagamitin natin yan for One Impossible, gagamitin that natin din yan pagka sa video shoot ng mga kotse, gagamitin din natin yan once na tayo ay sabi natin, sooner or later nakapag-gathering, especially pagka nasa Zoom man tayo, pwede, pare-pare sa mga nakaganyan, di ba? So again, tanong mo kay upline mo, tanong mo sa sponsor mo, paano ka magkakaroon ng ganyan. So napakamura lang po niyan, it's a necessity naman po natin para sa ating branding na grupo. Okay? Then, ayun. Tapos na po yung ating gathering for tonight. Before we end, habang inaayos ko po yung ating room A, room B, room C, room D, tatawagin ko lang po muna yung ating napakagiting na settleman para kahit papano habang inaayos ko po. So, tawagin ko lang po muna si Sir Bregandale Saje. Yes. Let's pray. So, yun. Sobrang all-in naman si Ma'am Aye. Grabe, no?